ay nasadya o hindi sinasadya, Panginoon, sa isip, salita at sa gawa, Panginoon. Pakalinisin mo po kami ng mapagpalang dugo ng iyong anak na si Jesus at sa oras pong ito, Panginoon, ng aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami at ang iyong salita ay magsilbi pong pagkain at gamot sa aming pong mga kaluluwa. Ano man po, Panginoon, ang sudigi at gawa po ng kaaway ay wala pong anumang bahagi sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Kayo po ang kumilos, kayo po ang manguna, patuloy po kayong magpakahayag, Panginoon. At bilang magsasalita, Panginoon, pangingdapatin mo po ako, bagamat hindi po ako karapat-dapat upang maging daluyan po ako ng iyong kapangyarihan at ng iyong salita, Panginoon, na amin pong mapapag-aralan sa maghapong ito. Tulungan niyo po kami, maunawaan po namin ang iyong banal na kalooban upang ay kami po ay makapamuhay ayon po dito, Panginoon. At alam po namin na pinagtagumpay mo na kami dahil sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo at walang anumang bahagi ang anumang gawa ng kaaway sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Salamat po sa pagtatagumpay ng aming pong gawain ito sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon, kuna tayo kabsat. Amen. Okay po, magandang umaga muli sa ating lahat. Dumako na tayo sa ating pong subject na pag-aaralan po sa umaga pong ito, mga kapatid, ano. Yung pong pag-aaral po natin ay matatagpuan po natin sa 2 Corinthians chapter 13. 2 Corinthians chapter 13 verses 1 to 5. Ang mapapag-aralan po natin ay may paksang pamumuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Pamumuhay sa kapangyarihan ng Diyos. 2 Corinthians chapter 13 verses 1 to 5. Basahin po natin ang salita po ng Panginoon. Ito ang ikatlo na ako'y paririyan sa inyo, sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawat salita. Sinabi ko nga ng una at muling aking ipinagpapauna, gaya ng ako'y nahaharap na ikalawa. Gayon din ngayon na ako'y wala sa harapan. Sa mga nagkasala ng una at sa mga iba pa na kung ako'y paririyang muli ay hindi ko napatatawarin. Yamang nagsisihanap kayo ng isang katunayan na si Kristo ay nagsasalita sa akin na siya'y hindi mahina kundi sa inyo'y makapangyarihan. Sapagkat siya'y ipinako sa krus dahil sa kahinaan, gayon may nabubuhay siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat kami naman ay sa kanya'y mahihina, ngunit kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos. Siya sa atin ninyo ang inyong sarili, kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Papagpala po tayo ng salita po ng Diyos na ating pong nabasa at ngayon po'y ating pag-aaralan sa ating pong paksang pamumuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Sa ating pong mga mananampalataya, sa ating pong mga tumanggap na sa Panginoong Jesucristo, ito po yung pinagkukunan natin ng ating buhay, unang-una sa ating pong buhay espiritual at sa ating pong buhay physical, yung kapangyarihan po ng Panginoon. Ano po kasi, nabubuhay po tayo both physical and spiritual dahil po sa kapangyarihan po ng Panginoon. At ang sabi dito sa kanya pong salita, i-jabda natin sa verse 3, sabi niya, yamang nagsisihanap kayo ng isang katunayan na si Kristo ay nagsasalita sa akin, na siya sa inyo'y hindi mahina, kundi sa inyo'y makapangyarihan. Yung po, mga kapatid, na Diyos na ating pinapaniwalaan, yung ating Diyos na sinasampalatayanan, yung ating Diyos na pinaglilingkuran ay hindi po mahina,
Ano po, sa pagkat siya po ay napaka makapangyarihan, naalala ko po yung subject natin na di ba mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa Diablo? Pero bakit marami pa rin taong nasa Diablo kaysa nasa Diyos? Ano po, kung papansinin natin, mga kapatid, yung Diyos na nakilala po natin ay hindi po mahina, kundi siya po ay makapangyarihan. Kaya, ang sabi dito sa salita po ng Panginoon, bakit minsan nangyayari pa rin po sa atin, mga kapatid, ano, bagamat ang Diyos ay makapangyarihan, bakit minsan, ano, nanghihina pa rin po ang ating pong kaluluwa, yung iba po nagkakasakit, yung iba po, mga kapatid, ay natutulog. Yun po kasi yung tatlong kategori o kalagayan po ng buhay espiritual ng napakarami pong tao. Ano po, yung iba po ay mahina, yung iba po ay may sakit, yung iba po ay natutulog. Yun yung negatibong aspeto o side po ng buhay espiritual ng isa pong Kristiyano. Pero kung ating titingnan, sabi dito ni Paul, yung Diyos natin ay hindi po mahina sa atin, kundi makapangyarihan po siya. Ano po? Ang Panginoon makapangyarihan siya eh. Kaya nga ang sabi sa salita po ng Panginoon no, sa verse 3, yamang nagsisihanap kayo ng isang katunayan na si Kristo ay nagsasalita sa akin na siya sa inyo'y hindi mahina. Ibig sabihin po na siya ay sa inyong hindi mahina, gumagawa po siyang makapangyarihan sa atin. Kaya nga ang sabi ng salita po ng Panginoon, Ephesians 6 verse 10, be strong in the Lord in the power of His might. Yung sinasabi ni Paul na magpakalakas tayo sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. So, yung kanyang kalakasan ay makapangyarihan. Ano po? At ang kanyang kapangyarihan ay napakalakas. Kaya po, yung sinasabi ni Paul, mga kapatid, ano, dito na ang Diyos natin ay makapangyarihan siya. Sabi nga niya dito, ang ganda ng kanyang sinasabi dito o sa salita ng Panginoon. Sabi niya, na siya sa inyo'y hindi mahina, kundi sa inyo'y makapangyarihan. Napaka makapangyarihan po ng Panginoon. At ang sabi dyan, sa verse 4, sapagkat siya'y itinapo sa krus dahil sa kahinaan. Ang Panginoon ay itinapo siya sa krus dahil sa kahinaan. Alam po natin yung kasalanan, yung binabanggit po dito na kahinaan. Itinapo siya dahil doon sa mga kasalanan po nating mga tao. Pero ang sabi diyan sa kanyang salita, ano, sapagkat siya itinapo sa krus dahil sa kahinaan, gayunman nabubuhay siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos. So, kung papansinin natin, ano, pero siya ay nabuhay, ano, binuhay na mag-uli ng kapangyarihan po ng Panginoon. Kaya diyan sa salita po ng Panginoon, kung tayo ay nabuhay na, nakalaki po ng Panginoon, yun yung gagawin ng Diyos sa atin. Bubuhayin niya tayo dun sa kapangyarihan ng Diyos. Yung kapangyarihan po ng Diyos, mga kapatid, ano, ay kumikilos ito para po tayo po ay buhayin. Naalala ko po yung vision ni Propeta Ezekiel sa Ezekiel 37 nang ipakita ng Panginoon sa kanya yung mga buto na tuyong-tuyo. Ano po, ang sabi ng salita ng Diyos, ito yung bayang Israel, ito yung kanyang bayan. Ito yung kanyang bayan na sila po ay mga buto, mga tuyo sila. Ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, nilagyan sila ng laman, nilagyan sila ng balat, nilagyan sila ng litid. Tapos, pinapasok ng Panginoon ang hininga ng buhay sa kanila. Kaya sila ay naging isang malaking hukbo. Alam natin, mga kapatid, hindi lang yun ang po, literal. Yun ay espiritual. Ang karamihan pong tao, mga kapatid, ano, buhay ang kanila pong physical, pero ang kanila pong kaluluwa ay ganun. Ano po? Parang tuyong buto. Kaya ganun ang kalagayan ng napakarami pong Kristiyano. Minsan, dumadaan tayo sa ganun, mga kapatid. Ano? Kaya kailangan nating maunawaan yung salita po ng Panginoon na siyang bubuhay po sa ating pong mga kaluluwa. Ang sabi dyan sa kanya pong salita, sabi dyan sa verse 4, sapagkat siya'y itinapo sa krus dahil sa kahinaan, gayunman nabubuhay siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat kami naman sa kanya'y mahihina,
Ngunit kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos. Inamin din dito ni Paul, ang sabi niya, sa kami mahihina, pero kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos. So, mga kapatid, ano, yung sinasabi ni Paul dito, mga kapatid, yung talagang totoong pangdepende sa Diyos. Kasi yung ating buhay espiritual, hindi natin kayang i-sustain ito hanggang doon sa dulo ng ating course. Hanggang doon sa finish line, hindi natin kayang i-sustain ito. Kaya napakahalaga, mga kapatid, yung ating pangdepende talaga sa Diyos. Kasi mga kapatid, marami tayong mga pagdadaanan . Sabi nga ng salita ng Panginoon . Kaya kinakailangan tayo po ay magpatibay ng ating pananampalataya, ng ating kaluluwa, kasi dadaan tayo sa maraming kapighatian na minsan yung mga nararanasan po natin, mga kapatid, ay nakakapagpadagdang pa para humina po yung ating kaluluwa. Pero alam natin, hindi talaga ang dahilan, mga kapatid, ay yung nararanasan. Ano po, hindi yung nararanasan ang dahilan kung bakit ang tao nanghihina, kung bakit ang tao nagkakasakit, kung bakit ang tao ay nahihiwalay sa Panginoon ang kanilang kaluluwa. Hindi yung nararanasan. Alam natin yun. Ang talagang dahilan, mga kapatid, yung pag-response ng tao doon sa kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Kaya dito sa salita po ng Panginoon, ang sabi dyan sa kanya pong salita, yung kapangyarihan po kasi ng Diyos yung bubuhay sa atin. Ano po? Yung bubuhay po sa atin pong kaluluwa, at the same time, yung bumubuhay po sa atin pong physical. Kasi alam natin, ang Panginoon, ang katawang literal ng Panginoong Jesucristo, ay binuhay ng kapangyarihan po ng Diyos. Kaya ganun din yung ating mga kaluluwa. Ang sabi ng salita po ng Panginoon, mga kapatid, ang sabi dito sa verse 4, sapagkat siya ay ipinako sa krus dahil sa kahinaan, gayon may nabubuhay siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos, sapagkat kami naman sa kanya'y mahihina. Ngunit kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos. Yung pananatili, ano po, yung ating pong consolidation ng ating pong spiritual life ay hindi doon sa ating sarili. Ano po, hindi doon sa ating sarili. Kaya maliban, mga kapatid, natulungan talaga tayo ng Diyos yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa aklat po ng Psalms 124 verses 1 up to following . Sabi ni David, sabi niya, kung hindi ang Diyos ang naging katulong natin. Kaya kailangan natin ng tulong ng Diyos. Ano po? Kasi mabubuhay tayo at makakapanatiling buhay yung ating pong kaluluwa, mga kapatid, ano, sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi sa pagbabalik ng Panginoon, may mararatnan po siya, mga kapatid, ano, na buhay ang physical at buhay din ang kanilang kaluluwa. May mga mararatnan po ang Panginoon sa kanya pong pagbabalik na buhay ang kanilang physical at buhay din ang kanila pong kaluluwa. Pero may mararatnan din ang Panginoon, mga kapatid, na namatay sila sa physical pero buhay ang kanilang kaluluwa. Hindi namatay ang kanilang kaluluwa. Kaya yun yung dalawang katiyakan ng kaligtasan. Kaya kailangan natin na talaga yung kapangyarihan ng Diyos na mabuhay tayo sa kapangyarihan po ng Panginoon. Kaya ang sabi dito sa salita ng Panginoon, at kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos. Yung sinasabi sa salita po ng Panginoon, ano, yung universal body, yung universal church, ano po, bagamat na andito sa lupa, mga kapatid, ay kasama po ng Panginoon. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 10. Kahit tayo ay naandito sa lupa, mabubuhay tayo kasama ng Panginoon . Bakit? Ano ginagawa natin yung kanyang kalooban . Paano natin magagawa yung kalooban ng Diyos? Kailangan matanggap natin yung kapangyarihan ng Diyos na siya pong bubuhay sa ating pong kaluluwa. Ano po yung kapangyarihan ng Diyos? Kailangan natin maintindihan yung kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Ang sabi ng salita po ng Panginoon sa aklat ng Mateo, dito sa salita po ng Panginoon,
Sa aklat po ng Mateo 22 sa verse 29, ganito yung sinasabi po ni Apostol na si Mateo. Sa Mateo sa chapter 22, sa verse 29, dito po sa salita po ng Panginoon, ang sabi po dito sa salita ng Panginoon, ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi nyo pagkaalam ng kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Pwede tayo magkamali. Ang sabi ng salita ng Diyos eh, nagkakamali kayo sa hindi nyo pagkaalam ng kasulatan at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya, yung kapangyarihan ng Diyos, dapat nating maintindihan, dapat nating malaman yun. Ano po, bagamat alam na natin, ano po, kailangan natin i-review, kailangan natin i-refresh, mga kapatid, sa ating pong mga kaisipan, sa ating pong mga puso, yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi yung buhay ng ating kaluluwa ay nakadepende. Yung buhay ng ating kaluluwa ay nakadepende doon sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya yan, mga kapatid, napakahalagang maintindihan natin at maunawaan natin ano po yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi pwede tayong magkamali eh. Sabi ng salita ng Panginoon eh, ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila na magkakamali kayo sa hindi nyo pagkaalam ng kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Kaya dalawa yung kailangan nating malaman, yung kasulatan, yung salita ng Panginoon, dahil yung kasulatan, yung inire-reveal ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Muli sabihin, dito ipinapakilala, ipinapaalam ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga, sa isa pong Kristiyano, dapat talaga, mga kapatid, ano, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, eh, sabi niya dito, ano, magsikap tayo sa pagbasa, sa pagtuturo ng salita ng Panginoon. Kasi, hanggang dumating ang Panginoon, yun dapat ang ating pinagsisikapan. Hindi yung mga bagay ng mundo ang pinagsisikapan ng isa pong tao. Kaya, sa salita po ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, napakahalaga sa atin, mga kapatid, ano, yung pong malaman natin, yung pong kasulatan at yung kapangyarihan ng Diyos, kasi pwede po tayong magkamali. Kaya nga, ang sabi ni Paul, sabi niya, kami naman sa kanya ay mahihina, pero mabubuhay kami nakasama niya sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya, naalala ko po, mga kapatid, yung isang tao na lumapit po sa Panginoon sa aklat po ng Marcos chapter 10. Ang sabi po ng salita po ng Panginoon, ang sabi ng lalaking tumakbo na nagtatanong sa Panginoon, mabuting guro, ano po ba ang mabuting bagay na dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? Isa-isa ng Panginoon, dapat po niyang gawin. Ang sabi ng lalaki, Panginoon, nagawa ko na po yan mula po sa aking pagkabata. Ang sabi ng Panginoon, kung ibig mo maging saklan, ay humalo ka, ipagbili mo ang iyong tinatangkilik, at pumarito ka, sumunod, at ipagbili mo ang iyong tinatangkilik, at ibigay mo sa mga duka, at pumarito ka, at sumunod ka sa akin, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Yung taong ngayon ay nalumbay na mainam dahil napakarami niyang pag-aari. Ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, pagtalikod ng lalaki, napakahirap sa mga tao na may kayamanan na makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi naintindihan po ng mga alagad eh, nagtataka siya eh. Sabi ng mga alagad eh, sino nga ba ang makaliligtas? Parang napakahirap umaligtas. Sabi ng Panginoon, ano, ito sa tao ay ano, imposible, pero sa Diyos ay may pangyayari. Ano po ang ibig sabihin nun? Kung talaga ang tao ay magsisilip na magmana po ng buhay na walang hanggan, yung Diyos ay tutulong sa tao. Sabi ng salita ng Diyos, ano, sa tao ito ay imposible, pero sa Diyos lahat ng bagay ay may pangyayari. So, ang kaligtasan, mga kapatid, ang kaligtasan ng bawat isa sa atin na mga sumasampalataya nakadepende talaga sa kapangyarihan ng Diyos. Doon rin, mga kapatid, ano, sa aklat po ng Luke
sa Luke sa chapter 17 verse 18, I think sabi doon, 28, sabi niya, ang hindi magagawa ng tao ay may pangyayari sa Diyos. Lalo po yung patungkol po sa kaligtasan ng kaluluwa, mga kapatid, hindi ito kaya ng tao, hindi po ito kaya ng sinaman sa atin. Kaya nga ang sabi ni Paul, sabi sa kanyang mahinina, pero kami mabubuhay na kasama niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Talagang ang pag-asa natin, ang tanging pag-asa lang natin, mga kapatid, para po dun sa ating kaluluwa, yung kapangyarihan talaga ng Diyos. Kaya nga ang matanggap natin yung kapangyarihan ng Diyos. At yung kapangyarihan ng Diyos na iyon, yun po ang bubuhay sa atin. Yun yung bubuhay po sa ating kaluluwa. At yan po, mga kapatid, ang tutulong sa atin pong mga pisikal para mabuhay po ito. At maharap natin yung para po sa ating pong kaligtasan, sa ating pong kaluluwa. Yan po ay nakadepende sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya, kailangan natin na maunawaan, ma-review natin ngayon, natatanggap ba ng bawat isa sa atin yung kapangyarihan ng Diyos para tao, hindi niya natatanggap ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, ang mangyayari, mahihina siya. Ang mangyayari, pag mahina na, madali niya pagkasakit, magkakasakit na yung kaluluwa, magkakasakit din ang physical. And then, mga kapatid, pag malala na po yung sakit, yun ang sinasabi ng aklat po ng Santiago sa chapter 1, pag malala na yung sakit, ikaw mamatay na, ikaw niniwalay na sa Panginoon. Ano ang dahilan? Hindi niya natanggap yung kapangyarihan ng Diyos na siya sanang bubuhay sa kanyang kaluluwa, sa kanyang espiritual, na siyang magsusustain o makapagpapanatili sa kanyang buhay. Naalala ko po, mga kapatid, sa literal, yung sa aklat po ng Genesis sa panahon po ni Joseph, nang subuin po ng Panginoon, ng Diyos Ama, si Jose, sa Egypto, na iniibigan niya yung layunin ng Diyos. Naintindihan niya yung layunin ng Diyos kung bakit siya dinala sa Egypto nung dumating ang tanggutom at makita niya yung kanyang mga kapatid na bumibili po ng trigo sa Egypto. At ang sabi niya sa kanyang mga kapatid nung magpakilala siya, ang sabi niya, huwag tayong magalit sa iyong sarili. Sinubo ako ng Diyos dito para magligtas ng buhay. Yun ang sabi ng sabi ni Jose sa kanya mga kapatid. Kasi nung ipahayag niya na si Jose, natakot ang kanyang mga kapatid kasi makapangyarihan na si Jose noon Second to Pharaoh na si Jose noon. Ginawa siyang gobernador sa buong Egypto. Kaya mga kapatid, kung papansinin natin, ang purpose ng Panginoon is to preserve life. Na po, yun ang ginagawa ng Diyos. At alam natin sa ating panahon ngayon, hindi na yung preservation ng ating physical life ang nais ng Panginoon, kundi ang talagang purpose ng Panginoon, yung preservation ng buhay ng ating kaluluwa. Yun, mga kapatid, ang gusto po ng Panginoon. Kaya mahalaga po sa atin, mga kapatid, maintindihan natin, maunawaan po ng bawat isa sa atin yun. Ang gusto ng Panginoon, talagang matanggap natin yung kanyang kapangyarihan. Kasi lahat tayo ay may kahinaan. Alam natin, walang taong walang kahinaan. Kaya nga may church Kaya nga may church, sabi ng salita ng Panginoon, I will build my church so the gate of hell shall not prevail against it. Kaya ang gusto ng Panginoon, yung doon sa mga naitayo na ang kanilang kaluluwa, ay wala, huwag na tayo mapagtagumpayan pa ng pintuan ng Hades. Kaya nga po, ang ginagawa po ng Panginoon, mga kapatid, ay talagang ipagdaloy sa atin ang kanyang kapangyarihan para doon sa ating pong mga kaluluwa, para po doon sa ating mga kaluluwa, mga kapatid, ay makapanatili tayong buhay. Yun ang sinasabi sa salita po ng Panginoon. At alam natin, sa hula po sa Biblia, magkakaroon ng mga kapatid ng spiritual famine o magkakaroon ng spiritual na
kagutuman. Kaya ang gusto ng Panginoon, yung kanyang kapangyarihan, matanggap natin. Ano? Kasi para i-preserve nito yung ating pong mga kaluluwa. Sabi nga ni Paul, sabi niya, kami mahihina sa kanya, pero kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya, napakahalaga mga kapatid yung kapangyarihan po ng Panginoon. At ang kapangyarihan ng Diyos, yan po yung magpapanatiling buhay sa atin. Yung nabanggit ko kanina, mga kapatid, na ang pagsusubo ng Panginoon kay Jose ay ano, magligtas ng buhay. Mapanatiling buhay yung unang-una, yung angkan, yung pamilya ni Jacob, ni Israel, na ipinangako ng Panginoon kay Abraham. Kaya, ang sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, ano, yung pong kapangyarihan ng Diyos, dapat natin matanggap yun. Ano, kung di natin naiintindihan yung kasulatan at saka yung kapangyarihan ng Diyos, magkakamali tayo. Masasidetrack tayo, mapapakanan tayo, mapapakaliwa tayo, aatras tayo, mga kapatid. Yun ang sinasabi ng salita po ng Panginoon. So, ano po itong kapangyarihan ng Diyos? Alam natin ito, review lang po ito. Unang-una, alam natin yung salita ng Panginoon, yan yung number one na kapangyarihan ng Diyos eh. Yung kapangyarihan ng Diyos ay ang kanyang salita. Ano po? Na siyang bubuhay doon sa ating kaluluwa. Ano po? Na siyang bubuhay sa ating kaluluwa. Yun ang sinasabi sa salita po ng ating Panginoon sa aklat po ng Roma sa chapter 1. Nakikita natin, Roma sa chapter 1, 16 up to 18. Sabi ni Paul, hindi ko ipinahihiya ang ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So, yung kapangyarihan ng Diyos, para matanggap natin yung kapangyarihan ng pangkailangan, mayroon pumapasok sa ating kaliliwang salita ng Panginoon. Dapat ay may nag-aabsorb sa ating kaliliwa na salita po ng Panginoon. Nako, yun ang sinasabi. Dahil kung walang nag-aabsorb na kaliliwa, kung walang nag-aabsorb na salita ng Diyos sa ating kaliliwa, mangyayari sa atin, mga kapatid, ang aklat ng Isaiah sa chapter 5, 13 hanggang 14. Yung mga mararangal na tao na hahandu sa isang butog. Yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. Pag walang pumapasok doon sa ating kaluluwa talaga, yung pagpasok ng ng salita ng Diyos ay sa kaluluwa natin, ay hindi yung lang basta tayo nakikinig. Hindi lang yung basta tayo nagbabasa, kasi marami taong nakikinig, hindi nag-absorb sa kanilang salita ng Diyos eh. Hindi tumatalaga ang salita ng Diyos eh. Maraming taong nag-aaral din ang salita ng Diyos, pero hindi nag-absorb yung salita ng Diyos. Bakit po? Pero muna po kasi sa Biblia eh. Sabi niya, magkapat nag-aaral, ay hindi makakarating sa pagkatuto sa katotohanan. Kaya, kailangan talaga, mga kapatid, may talagang may umabot doon sa ating kaluluwa na salita po ng Panginoon. Kasi po, ang mahirap ay hindi tumalab yung salita po ng Panginoon dahil napakakunat ng laman ng tao, napakatigas ng laman ng tao. Kasi, alam natin, bago dumating ang salita ng Diyos sa ating kaluluwa, masasaktan ano po yung ating pong laman. Kaya, kung hindi kayang isakripisyo ng tao yung kanyang laman, alam natin, hindi po mag-penetrate ang salita ng Diyos sa kanyang kaluluwa. Kaya, kailangan matanggap natin yung salita ng Diyos para makapanatili pong buhay yung ating kaluluwa. Para mabuhay yung ating kaluluwa at makapanatili pong buhay ang ating kaluluwa. Napakahalaga po ng pagdating espirituan. Kaya, na lalaman po natin yung istorya o kasaysayan ng pagliligtas ng Panginoon kay Noe at sa kanyang pamilya at dun sa mga hayop. Hindi lang basta sila iniligtas ng Panginoon dun sa baha, kundi iniligtas din ng Panginoon sila sa pwedeng maging dahilan ng kanilang ikamamatay. Ano po yun yung butong? Kaya nga ang instruction ng Panginoon eh, sabi niya, magdala rin kayo, mag-impok din kayo ng pagkain nila. At alam niyo po, mga kapatid, ano, hindi po nila alam kung gaano kahaba yung panahon na sila po ay nasa loob po ng daong.
Pero ang pagkain talaga na na-imbak nila, talaga hindi sila kinulang eh. Ano po, hindi sila kinulang. Dahil wala namang namatay mga kapatid na hayop eh, habang sila po ay nasa loob po ng daong, sa loob po ng isang taon. Kaya kung papansinin natin, sa salita po ng Panginoon, mga kapatid, ano, mahalaga na mayroon talagang nag-a-absorb doon sa ating taliwa na salita po ng. Halimbawa, may nag-absorb na salita ng Diyos. At kung hindi tuloy-tuloy, may nag-a-absorb doon sa ating taliwa na salita ng Diyos, hindi rin tayo makakapanatiling buhay. Nako, kaya marami pong tao na mamatay din ang buhay espiritual pagkatapos mabuhay ang kanilang taliwa eh. Bakit? Wala nang nag-a-absorb ng salita po ng Panginoon sa kanila. Kaya, sa salita po ng Panginoon, mga kapatid, napakahalaga ng salita ng Diyos. Ang unang kapangyarihan ng Diyos sa gusto ng Diyos na matanggap natin, yung kapangyarihan ng salita po ng Panginoon. Yung kapangyarihan ng salita po ng Diyos. Ano po ang unang-unang kapangyarihan ng salita ng Diyos? Ito yung nag-develop ng ating pananampalataya. No, kasi ang pakikinig sa salita ng Diyos eh, sabi ng salita ng Diyos, ang pananampalataya ay nagbumula sa pakikinig. Kaya ang talagang number one kapangyarihan ng salita po ng Panginoon sa atin ay madevelop yung ating faith. Ano po? Madevelop yung ating pananampalataya sa Diyos. Yun yung kapangyarihan ng salita po ng Panginoon. Kaya dito, ang sabi ni Paul sa kanyang salita, pero kami mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan, nakakapanatili sa Diyos dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ano yung kapangyarihan ng Diyos? Yan po ang kanyang salita. Kaya, ang isang Kristiyano na umaasa lang sa mga tagapagturo, mga umaasa lang mga kapatid ano, sa mga tagapangaral at hindi talaga nagpupusa na mag-aral, mga kapatid, isang araw babagsak. Ano po? Isang araw babagsak at hindi po katakataka yun. Hindi po katakataka yun. At ang talagang dahilan, ang talagang dahilan, hindi po yung nararanasan, hindi ang dahilan. Ang dahilan ay walang pumapasok na salita talaga ng Diyos sa kanyang kaliwa. Ang talagang pinaka main reason. Yun po yung talagang pangunahin pong dahilan. Bakit hindi nakakaabot yung salita ng Diyos sa kanyang kaliwa, ay hadlang yung kanyang laman eh. Ano, yung laman natin, yung laman ng tao, kinahadlangan ito yung salita ng Panginoon. Magamat ano, si Satanas din. Kasi pag matigas ang puso ng tao, tabindaan yun eh. Ano po, hindi nakakabito, hindi nakakapenetrate mga kapatid yung ano, binhe. Alam natin yun, kapag matigas ang puso ng tao, ano po ang katigasan ng puso ng tao? Yung self-centeredness, yung mapagsariling kalooban. Kung ano ang gusto mong ang ginagawa, mga kapatid, hindi mag-a-absorb yung salita ng Diyos. Diba? Hanggat hindi ibinababa ng tao yung kanyang personal na sariling kalooban, alam natin hindi mag-penetrate ang salita ng Diyos. Mananatili pong tabindaan yun, mga kapatid. At sa pangtabindaan, ang dahilan ba, mga kapatid, yung ibon lang o si Satanas lang? Hindi po. Yung puso ng tao, matigas yung puso ng tao, hindi nag-a-absorb talaga yung salita ng Diyos. Sa pag nakita ng Diablo, mga kapatid, pinaparuunan niya agad, kinukuha agad ang salita ng Diyos. Eh. Ano po ang maaasahang tutubo? Walang pong tutubo. Kasi wala yung salita ng Diyos. Eh. Bakit anong dahilan? Matigas yung puso ng tao. Bakit matigas ang puso ng tao? Yung sarili niyang kanyang sinusunod. Kaya mga kapatid, yun po yung dahilan talaga. Kaya parang itong mga pinangyayarihan, ano po, ang dahilan talaga, ganun matigas ang puso ng tao. Pero yung salita ng Panginoon, mga kapatid, ano, inihahasit ito. Walang problema din sa binhi, dahil ang binhi certified ang salita ng Diyos eh. Pero ang may problema, yung puso ng tao, matigas yung puso ng tao. At pag nakita ng Diablo, matigas ang puso ng tao, pinaparuunan niya agad yung salita ng Diyos. Kasi nga, yung sinasabi ng Luke eh, basahin nga po natin mga kapatid. Luke, ang una talagang kapangyarihan ng Diyos eh, yung mag-develop, mabuo yung ating pananampalataya. Ang sad dito sa salita po ng Panginoon,
sa verse 12, Luke 8:12, at ang mga nasa tabing daan, at ang mga sa tabing ng daan, ay ang mga pagkarinig kung magkagay dumarating ang diablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang huwag silang magsisampalataya at maligtas. Kaya alam niyo sa tangas, pag nanatili yung salita ng Diyos at absorb ang salita ng Diyos, mabubuo ang pananampalataya ng isang tao at maliligtas yung tao na yun. So, hindi, pero hindi lang puso sa tangas ang may problema. Ano pati yung puso ng tao, tabing daan, matigas. Hindi kaya hindi po nagpipenetrate ang salita ng Panginoon. Hindi nakakabaon. Alam natin, pag nasa tabing daan, dapat talaga mga kapatid, yung dini, itinatago ito dun sa lupa, ibinabaw ito dun sa lupa. Ano yun yung puso natin? Kaya nga yan, mga kapatid, mayroon pa, it's stony heart. Pero nakabaon yung salita rin ng Panginoon. Hindi rin po, mga kapatid, ano, hindi rin po lalago kasi stony siya eh. Matigas pa rin eh. Bagamat may kaunti, hindi nakikita, akala malambot, ang biro dun sa loob, ano, sa ilalim, mayroon palang bato. At yun yung mag-a-appear na lang po yan. Kaya yun sinasabi ng salita ng Diyos. Mayroon din naman, mga kapatid, ano, mga dawagan. So, ang salita ng Panginoon, ito ay most handled ng kaaway. Kaya nga, si Satanas, mayroon siyang diversionary tactic o iba't-ibang paraan, iba-ibang estrategiya para ihinigay niya o hadlangan niya yung salita ng Diyos ay mag-penetrate sa kaluluwa ng tao. Dahil alam ni Satanas, pag nag-penetrate yung salita ng Diyos sa kaluluwa ng tao, matatanggap ng kaluluwa ng tao yung kapangyarihan ng Diyos. Yan po yung mga kapatid. Kaya nga dyan sa Bible, mga kapatid, mayroong paalala. Suriin ninyo ang inyong sarili. Yun ang sinasabi doon eh. Walang problema sa salita ng Diyos. Ano po? Yun din ang sabi sa salita po ng Panginoon sa aklat po, mga kapatid, ng Roma sa chapter 7, yung salita ng Diyos ay mabuti, banal, espiritual. Pero yung tao makalaman, yun ang problema. Yun ang malaking problema. Kaya, ang gusto ng Panginoon talaga, matanggap natin ang kanyang kapangyarihan at yun ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Imposible, mga kapatid, matanggap ng kaluluwa ng tao yung kapangyarihan ng Diyos hanggat wala pong nag-aabsorb sa kanyang puso na salita po ng Panginoon. Kaya yun yung sinasabi sa salita po ng Panginoon, mga kapatid. Yung salita kasi ng Panginoon eh, yun talaga yung number one, ano, na kapangyarihan ng Diyos eh. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos eh, ang kabilin-bilinan po ng ano, kabilin-bilinan ng Panginoong Kristo sa mga alagad na kanya pong iniwanan eh. Kumayo kayo, ipangaral niyo ang Ebanghelyo. Wala namang ibang utos sila eh. Yan po yun ang number one eh. Kaya nga ang tawag sa kanya, Great Commission, yung dakilang utos ng Diyos. So, pinakamalaking utos ang Panginoon. Go and preach the gospel. Yung utos ang Panginoon eh. Kasi yung kapangyarihan ng Diyos yung kanyang pong salita. Pero, mga kapatid, ang problema talaga, hindi yung salita sa salita ng Diyos. May problema yung ating puso. May problema yung ating mga kalooban. Ano po, hindi natin ano talaga natatanggap yung salita ng Diyos. Dahil, mga kapatid, ano, mayroong patigasan pa yung ating pong kalooban. Kaya, yun, yung iba naman, mga kapatid, may mga pangarap pa sa buhay. May iba't ibang agenda sa kanila pong buhay, pero hindi pa talaga yung agenda po ng Panginoon. Kaya sa atin, mga kapatid, na bilang mga Kristiyano, yung kailangan ma-absorb natin yung salita po ng Panginoon. Kasi yung salita ng Diyos ay sabi ng aklat ng Hebreo, sa chapter 6 eh. Kapag yung salita ng Diyos ay kagaya po ng ulan na madalas na pumapatak sa atin, tutubo talaga, mga kapatid, yung gabong mapapakinabangan eh. Ang purpose ng Panginoon kung bakit pinaparating ang kanyang salita, tumubo ang ating kaluluwa. Sumibol ang ating kaluluwa. Lumago ang ating kaluluwa para kung dumating ang panahon ay magbunga ang ating kaluluwa. Yun ang sabi ng aklat ng Hebreo chapter 6, verse 7 and 8. Ang lupang madalas na humihit-hit ng ulan na pumapatak sa kanya
ay sinutubuan ng damong mapapakinabangan dahil sa ito'y binukid. No? Ang salitang binukid, mga kapatid, nilinisan. Ano po, nilinisan, inararos, kinultivate ito. So, ganyan mga kapatid, kaya kinakailangan, talagang inaalagaan talaga ang spiritualize. Kaya nga sabi po ng Panginoon, tayo po ang bukid ng Diyos. At alam natin, ang bukid ng Diyos, sinakita ng binhi. Kaya, yung puso natin, mga kapatid, yan po yung ano, yun ang sinasabi ni Paul dyan, 2 Corinthians, ano, suriin ninyo ang inyong sarili. Anong susuriin natin? Yung mga puso natin. Anong klaseng puso na mayroon tayo? Mayroon ba tayong puso na kagaya ni David? Kaya, yun ang kailangan natin. Kasi, kung hindi mga kapatid, ano, doon sa ating puso, kung hindi tatanggal at sipinitrate yung salita po ng Panginoon, alam natin, hindi natin matatanggap yung kapangyarihan po ng Panginoon. Kaya, minsan, ano, nag-aaral ang tao ng salita ng Panginoon, pero wala pa rin nangyayari, walang tumatok, wala tinatanggap. Halimbawa, mahina, hindi po napapalakas. Halimbawa, may sakit, hindi po napapagaling. Bakit? Wala naman talagang tumatalamig. Wala naman talagang nakaparating doon sa kaliway. Kaya, yung salita po ng pagdapat talagang makaabot doon sa ating pong kaluluwa, yung salita ng Diyos, yun yung kailangan natin. Kaya, dito sa salita po ng Panginoon, mga kapatid, yung salita ng Panginoon, kaya ang sabi ni ilang writer ng Hebrew, sabi niya, yung ulang madalas na pumapatak sa atin, yung salita ng Diyos, at yung lupa yung ating puso. Ang gusto ng Panginoon, tumubo talaga yung ating pong kaluluwa. At mag ang tumubo sa atin ay yung tinik at dawag. Alam natin, yung tinik at dawag ay alam natin yung hindi nakaluluhod sa Panginoon yun. Alam natin yung tinik at dawag, yun yung physical ng tao, yun yung laman ng tao. Sa halip na umulad ang kaluluwa ng tao, ang lumalakas sa tao, yung kanyang laman, yung kanyang physical. Kaya po mga kapatid, nasusupresa ang kanyang kaluluwa. Kaya, yun ang sinasabi sa salita po ng Panginoon. Kaya dito, sa salita ng Panginoon, mga kapatid, ano, mahalaga sa atin po, mga kapatid, mahalaga sa atin. Yung talagang matanggap natin yung kapangyarihan ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos ay yung salita po niya. Kailangan talaga mag-penetrate yan sa atin. Kailangan mag-penetrate sa atin ang salita po ng Panginoon. Kasi yung salita ng Panginoon, magkakamali tayo, sabi niya din sa kanyang salita, magkakamali kayo dahil hindi sa pagkaalam ng kasulatan. Ay alam natin, ang diablo napakatalino. Ano po? Tapos matalino pa rin yung laman ng tao. May pag-aaral po tayo mga kapatid, ano? Yung sayot na kalikasan ng kitak ng laman ng tao. At alam natin, yung isa sa kalikasan ng kitak ng tao, ano, malihin. Malihin yung ano, yung pita ng tao. Hindi siya talaga nananatili sa katotohanan. Sinungaling yung sinasabi sa salita ng Diyos. Ganun ang ating laman. At kapag mga kapatid, ganun yun, hindi talaga makaka-absorb yung salita po ng Panginoon. Hindi matatanggap ng ating kaluluwa yung kapangyarihan ng Diyos para mabuhay po yung ating kaluluwa. Dahil may obstruction. Mayroon po mga hadlang. Kaya, mga kapatid, ano, yun ang sinasabi sa salita po ng Panginoon. Yun yung paalala ni Paul ng writer ng Hebrew sa chapter 3 verse. Sabi niya, mga ingat kayo, mga kapatid, baka sa kanino man sa inyo ay may isang puso masama. Isang puso masama na walang pananampalataya. Bakit walang pananampalataya? Ay walang salita ng Diyos na nag-a-absorb eh. O, imposible po, magkaroon ng pananampalataya ang kaluluwa ng tao kung walang nag-a-absorb na salita ng Diyos. Saan magbubula ang kanyang pananampalataya? Siyempre, yung pananampalataya, yun ay resulta at buma ng dumating na aral sa ating pong kaluluwa. Kaya nga, ang sabi doon, ano, suriin ninyo ang inyong sarili. Kaya talaga napakahalaga ng self-evaluation. At hindi talaga tama mga kapatid na iaasa natin sa iba. Ano po? Hindi tama na iaasa natin yung ating spiritualize sa iba. Hindi tama na iaasa natin yung ating spiritualize doon sa mga leader. Hindi tama.
Kasi may kanya-kanya tayong kaligtasan, may kanya-kanya tayong liabilities, may kanya-kanya tayong pananagutan po sa Panginoon. Kasi nga, sabi ng salita ng Diyos, work out on salvation. Kaya minsan may bumabagsak kung sino-sino ang civility. Samantalang hindi naman iba ang gumagawa. Kaya, yan sa salita po ng Panginoon, mga kapatid, ano? Dapat natin pong maintindihan. Yan dapat natin maintindihan, lalo sa ating mga Kristiyano. Alam natin, mga kapatid, sa malapit na panahon na napagdating ng Panginoon, eh, mas titindi pa yung mararanasan natin. Kaya kinakailangan talaga, paano tayo matutulungan ng Diyos sa ating kaliwa kung wala namang salitang pumapasok sa atin? Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. At paano natin mapapakinabangan yung salita ng Diyos kung wala tayong pananampalataya? Lalo nyo, mga kailangan po na mayroong talaga pabagsod sa ating pong kaliwa na salita ng Diyos para magkaroon tayo ng pananampalataya. At kung tayo po ay mayroong pananampalataya, madali natin matatanggap at mapapakinabangan ang salita ng Diyos na ating napapakinggan at nababasa. Kaya nga dyan sa aklat ng Hebrews sa chapter 3, sa verse 4, napakarami pong paalala ng writer dyan. Sabi niya dyan, mag-ingat kayo. Makasakaling sa kanina man sa inyo, mga kapatid, ay may isang pusong masama nang walang pananampalataya na siyang maghihiwalay sa inyo sa buhay ng Diyos. Kaya doon, sabi niya, kaya't mangagpangaralan kayo sa isa't isa. Kasi, pag nag-aral tayo ng salita ng Diyos, pag may pumasok ng salita ng Diyos sa ating kaliwa, nawawala yung kawalan natin. Nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Ano po? At pag tayo mayroong totoong pananampalataya, bawat salita po ng Panginoon na nagbabasa natin, bawat salita ng Diyos na napapakinggan natin, napapag-aralan natin, mapapakinabangan na natin. Yun po. Yun ang sinasabi dito sa salita po ng Panginoon. Lapatan tayo pagsat in Hebrews sa chapter 4. Ganito ang sinasabi ng writer ng Hebreo. Ang sabi po dito sa aklat ng Hebreo, sa chapter 4, ang sabi dito sa verses 1 up to 2, sabi niya, mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niya on. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila napakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang namakarinig. So kaya nga mag-absorb ang salita ng Diyos para ba tayo magkaroon ng pananampalataya, at pag tayo may pananampalataya na, yung mga napapakinggan natin na salita ng Diyos ay ano na po ito, binitinsan na po ito sa atin. Kapakipakinabang na ito sa atin. Ipapahalagahan na natin ito. Na kung papahalagahan natin, bakit? Yung salita po kasi nandiyos buhay yan ng ating kaliloy. Sabi nga ng Proverbs sa chapter 4, verse 13, inyakan mo ang turo sapagkat sa iyong buhay. Ito ang buhay na yun, hindi yung buhay ng ating pong physical unang-una, kundi yung aral ng salita po ng Panginoon, ito ay yung buhay po ng ating kaliloy. Kaya dyan sa salita po ng Panginoon, ganun niya. Kaya ang sabi dito, makag-ingat tayo, sabi dyan. Yung sabi ng salita ng Panginoon eh. Kaya yun mga kapatid, ano, hindi nakatanggap ng tao yung salita ng Panginoon. Dahil nga po, ang problema ng tao yung kanyang puso. Ano po? At ang ating puso, mga kapatid, ano, mayroon na talaga salita ng Diyos, abot sa ating kaliwa yan. Lahat ang salita po ng Panginoon na nababasa natin, napapakinggan po natin, ay blessing na ito sa ating kaliwa. Minsan, hindi po tama ang pag-respond ng tao o madalas hindi po tama ang pag-respond ng tao sa kanyang salita ng Diyos. Ano? Lalo po yung mga correction, lalo po yung mga rebuke, lalo po yung mga reminders. Ano po? Yan po mga disciplinary messages. Ano po? Ayaw po ng tao yun. Pag gano'n mga kapatid, ano? Yun ay isang katunayan na may sakit na yung kaliwa ng tao. Yun ay ebidensya na
Hindi yung tao, yung kaluluwa ng tao may sakit eh. Kaya yan sa salita ng Panginoon, ay ang tulong ng Panginoon, bumuhayin tayo sa kanyang kapangyarihan. Ay hindi tinatanggap ang salita ng Diyos. Nire-reject ang salita ng Panginoon. Yung iba nga, tinatakwil nila ang salita ng Diyos. Yung iba, nilalabanan ang salita ng Panginoon. Yun yung mga kapatid, negative responses ng Kristiyano sa salita ng Diyos. Kaya po, hindi po natatanggap ng tao yung kapangyarihan ng Diyos na siyang bubuhay sa kaluluwa, sa spiritual life ng tao. Kaya nga, sabi ni Paul sa mga Kristiyano po sa Korinto, sabi niya, marami ang nangitina, marami ang matusaktin, at hindi kapangti yung mga nangwalay sa Diyos. Bakit? Lagi sa pag-uspan sa salita po ng Panginoon. Mahalaga ang salita ng Diyos, mga kapatid. Hindi tayo tatanggap ng tulong na mula po sa Panginoon kung wala talagang salita ng Panginoon. Ang unang ipinasakaloob ng Diyos ay ang kanyang salita. At alam natin, napaka makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Sa Genesis chapter 1, sinabi ng salita ng Diyos eh, yung unang-unang appearance ng Panginoon eh, sabi niya, magkaroon ng liwanag. At magkaroon ng liwanag. Kasi, ang unang nilalang ng Diyos eh, yung liwanag eh, bakit madilim eh? Madilim. Ang sabi ng salita ng Diyos eh, ang mundo dah walang form eh, at ang Espiritu ng Diyos ay nasa ibabaw ng tubig at ang kadiliman ay nasa ibabaw po ng mundo. Kaya, ang unang nilalang ng Panginoon, liwanag eh. Sabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag at magkaroon ng liwanag. At alam natin yung liwanag ay ang salita ng Diyos. Yun ang sinasabi sa salita po ng Panginoon. Psalms 119. I think, ano, verse 113, sabi nun, ano, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga landas at tanglaw sa aking daan. Mga kapatid, yun ang sinasabi ng salita po ng Panginoon. Mahalaga sa atin yung ma-absorb talaga natin yung salita po ng Panginoon. Kaya yun yung kapangyarihan po ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, ano, sa pakikinigan ng salita ng Diyos eh, ay ano, sinasabi ng Aklat ng Santiago. Kasi yung pag-aaral sa salita ng Panginoon, yung pag-respond sa salita ng Diyos eh, yun po, doon nakasalala yung buhay natin eh. Doon nakasalala yung ating buhay. Alala ko po mga kapatid, mayroon pong mga pasyente sa ospital na yung gamot po ay itinuturok po doon sa pag-stroke. Ano ang pagkain din nila ay yung dextrose dahil po sila may sakit, dahil po sila po ay hindi nakakakain. Kaya yung pagkain yung nilalagay po doon sa dextrose, kaya kahit hindi po sila kumain, minsan yung gamot pinapadaan din po doon. Pero minsan ganito, yung hindi na natatanggap ng tao yung pagkain at gamot, kasi yung pinapasukan ng karayong, na ugat, ano, sumabong na, hindi na siya tumatanggap eh. May mga instances, mga pagkakataong gano'n. Kaya mahirap mga kapatid na hindi na dinirigit yung ating laman doon sa salita ng Diyos eh. Hindi talaga papasok yung ano, hindi papasok yung pagkain, hindi papasok yung gamot. Kaya ang ano talaga, ang isa talaga doon, yung situation, yung kalagayan ng ating puso, na siyang tatanggap ng salita po ng Panginoon. Kasi yung salita ng Panginoon, inuutos niya ito eh. Ano po, inuutos niya ito, hindi lang para pag-aralan. Inuutos ito ng Panginoon para ito pa rin natin masikap. Awit 119 verse 1, verse 4. Kaya, doon sa salita ng Panginoon, ang tulong ng Panginoon, mga kapatid, yung salita ng Panginoon eh. Kaya nga, makikita natin sa salita ng Panginoon. Alam natin ang unang-unang purpose ng salita ng Diyos, education. Educate tayo. Kasi, kapag din natin alam yung salita ng Panginoon, magkakamali tayo. Hindi rin natin, mga kapatid, malalaman yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya, number one talaga, yung salita ng Panginoon. Naalala ko po, marami pong lumapit sa Panginoon nagtatanong. Ang sagot lagi ng Panginoon, ano yung nababasa mo sa kasulatan? Kaya bumabalik ang Panginoon dun sa salita ng Diyos eh.
Kaya lagi nare-recommend ng Panginoon sa mga taong nagtatanong, yung nababasa nila, napapakinggan nila sa kautusan, at yun naman ang tama. Ano po? Yun po kasi mga kapatid yung dapat natin maintindihan. Halimbawa, ganito, kapag yung tao nang hina, alam natin, hindi yung nararanasan natin ang naging hina kung bakit tayo nang hina. Kung bakit ang tao nagkasakit sa espiritual, hindi dahil ang nararanasan niya, kundi ang dahilan talaga, mga kapatid, ay walang pumapasok. May pumapasok man kang karampot ang nag-a-absorb sa kaluluwa kasi hindi talaga buong tinatanggap yung salita ng Diyos. Kasi mayroong obstruction. Ganun, mga kapatid. Kaya hindi talaga nakakapasok yung salita ng Diyos. Kumbaga, sa sisidyan, kakaunti ang ating bukas para po sa salita po ng Panginoon. Kaya kailangan matanggap natin yung kapangyarihan at ang kapangyarihan ng Diyos ay ang kanya pong salita. Kaya may mababasa tayo mga kapatid dito sa salita ng Panginoon sa aklat po ng Romans sa chapter 15 verse 4. Lahat ng kasulatan ay ginamit po ng Diyos. Lahat ng kasaysayan po ng mga men of God ay sinulat po dito. Kasi ang objective o layunin po ng Panginoon sa aklat ng Romans sa chapter 15 dito sa verse 4, sabi niya, sapagkat ang anumang bagay na isinulat ng una ay nasulat sa ikatututo natin, education. Kasi pangina po natin, alam mo, kautusan magkakamali tayo. At hindi rin natin malalaman yung kapangyarihan ng Diyos na siyang dapat natin dipendihan, na siya pong magsasustain sa atin, magpapanatiling buhay dun sa ating kaluluwa. Halimbawa, kung tayo man, hindi tayo natin abutin ang pagbabalik ng Panginoon, makisusustain yung ating kaluluwa na buhay kahit yung matay yung ating physical. Kasi may mga Kristiyano na hindi talaga nila maaabutan ang pagdating ng Panginoon. Kasi marami pong mamamatay sa Panginoon eh. Lalo po pag pumasok tayo sa malaking kapighatian, meron talaga nakatalaga sa tabak, meron talaga sa pagkabilanggo, meron sa mga pag-uusing, meron mga pupungutan ng ulo. Yun ang sinasabi ng Revelation 20 verse 4. Kaya, ang kailangan natin, mga ma-absorb talaga natin yung salita ng Panginoon. Ngayon, yun yung panahon na talagang mag-imbak tayo. Mag-imbak tayo yung salita ng Panginoon. Mag-imbak tayo ng karunungan. Magkaroon tayo ng sapat na karunungan. Hindi lang yung nababasa. Hindi lang talaga rin yung nasasalita. Dapat yung na-i-a-apply natin sa ating pong buhay. Yun yun, ano? Kasi useless ang pagkain na nasa harapan mo, nakaimbak niya, kaya hindi mo naman kinakain. Ganun yun. Ano po, di sa salita ng Panginoon. Halimbawa, alam natin ang salita ng Diyos, di naman natin sinusunod, di naman natin yung sinasagawa. Para po yung pagkain, mga kapatid, na nasa rep, para po yung pagkain na nasa hapagkainan, pero hindi naman natin po kinakain. Ganun po yung salita ng Diyos. Bagamat ito'y ating pong pinapakinggan, bagamat ito'y ating binabasa, bagamat ito'y ating sinasalita, at hindi natin sinusunod, wala pa rin po itong epekto na matanggap yung ating pong kaluluwa, yung kapangyarihan ng Diyos para mabuhay ng tuloy-tuloy yung ating pong kaluluwa. Kasi yung ating kaluluwa, mahina. Si Paul din ang nagsabi doon. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon eh, sa aklat po ng Mateo 26 verse 41, sabi niya, ang laman ay mahina, pero ang espiritu ay may ibig. Lahat ng tao po may kahinaan. Pero ang kahinaan na yun, mga kapatid, ano, yun sana ang magtulak sa bawat isa sa atin para magdepende tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi hindi natin nakaya kung di tayo tutulungan ng Diyos. At para naman tayo matulungan ng Panginoon, binubuksan natin ang ating puso sa salita po ng Panginoon. Binubuksan natin ang ating malawak na unawa sa kanya pong salita. Hindi po yung unawang makalaman. Hindi yung unawang makatao. Ano po? Kundi yung kaunawaan na ayon po sa Espiritu. At yun ang gusto po ng Panginoon na magawa natin. Kaya dito sa salita ng Panginoon, yung kanya pong salita, kaya sabi ni Paul dito, lahat ng kasulatan ay nasulat para sa ikatututo natin. Yun po, doon sa ating pong
behavior, kung paano po tayo magpapatatag ng ating kaluluwa, kung paano tayo maging firm sa kanyang mga salita, kung paano po tayo magpapagamit sa Diyos, and then paano po tayo maninindigan sa katuruan ng Diyos, sa doktrina ng Diyos. Alam natin yun, mga kapatid. Kaya, yun yung mga karunungan na kailangan i-imbak natin. Halimbawa, mga kapatid, mahusay na tayo sa pag-mission, mahusay na tayo sa pagpapagamit. Dapat ang matutunan natin, ano rin, yung paano natin mapapaulad yung ating pagkataong pangloob. And then, kung paano rin tayo magpapatibay, kung paano tayo magpapatatag. Kasi, yun yung layunin kung bakit pinapangaral ang salita po ng Panginoon eh. Dito nga sa Biblia, may mababasa tayo mga kapatid ng aklat po ng 1 Thessalonians. Mayroong sinabi po dito sa 1 Thessalonians, sa chapter 3, mayroong sinabi po dito si Apostol Pablo sa sulat niya sa mga Christian sa Thessalonica. Ang sabi po dito sa verse 2 hanggang following, sabi niya, at aming tinubo si Timoteo na aming kapatid at ministro ng Diyos sa Ebanghelyo ni Kristo upang kaluit kaniyang patibayin at alilin tungkol sa inyong pananampalataya. Ano po ang pagsusugo? Anong purpose ang pagsusugo ng Diyos sa kanyang mga lingkod? Na nagtuturo, nag-uutos ang Panginoon, ipangaral mo ito, ituro mo po, ituturo mo ito. Ang gusto ng Panginoon, ano, maturuan tayo, matulungan tayo na mapatibay natin yung ating kaluluwa. Yung sinabi ni Paul, mahina siya, sabi niya, sa 2 Corinthians, ano, kami nagihina sa kanya. So, ibig sabihin, ano, para yung lahat ng tao may kahinaan, eh, para mapalakas natin yung ating kahinaan. And then, mga kapatid, ano, para di mapatatag natin, mapatibay natin yung ating spiritual life. Kasi marami pong taong nagsimula sa spiritual, pero babagsak din po sa pagiging makalaman. Mayroon pong nag-aspire o nag-desire na maglingkod sa Diyos. Ano po? Maging manggagawa ng Diyos. Pero ang kababagsakan ay manggagawa ng katampalasanan. Mayroon hula sa Biblia ng ganyan eh. Kaya, yung salita ng Panginoon, yan ay patuloy pong ibinibigay ng Panginoon eh. Yan ang number one kapangyarihan po ng Panginoon. Kaya kapag ang tao, nag-neglect siya, nineglect niya ang kapatid yung pag-aaral sa salita po ng Panginoon, sigurado, hindi niya matatanggap ang tulong na mula sa Diyos. Ano po, kahit manalangin na manalangin ang tao, pero yung tao hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi nagbubulay. Umaasa siya sa mga tagapagturo, mga tagapangaral. Mga kapatid, ano, yung tao na yun, ano, hindi siya po lalakas. Hindi rin po siya titibay. Isang araw, babagsak siya at mawawala siya sa sirkulasyon ng pagiging espiritual. Kaya yun yung sinasabi sa salita po ng Panginoon. Yun po ay mga babala. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos suriin ninyo ang inyong sarili. Yung self-evaluation and examination. Yun yung kailangan natin, mga kapatid, na magawa natin. Kasi yung tulong ng Panginoon, sapat naman yan eh. At ang tulong ng Panginoon ay dinadaan niya sa kanyang salita. Walang ibang mga kapatid eh. Kaya nga ang utos ng Panginoon kay Josue, araw at gabi. Kasi hindi natin kakayanin, mga kapatid, na maintindihan, maunawaan ng salita ng Diyos kung araw lang. Alam niyo kung mga kapatid, ganito, mag-aaral ka ng salita ng Diyos kapag mag-preach ka lang. Eh, tayo yung mga hindi nag-preach, hindi na nag-aaral ng salita ng Diyos. Yun po yung mahirap. Ano po? Mayroon kasi mga tao, nag-aaral lang ng salita ng Diyos pag mag-preach eh. Kaya hindi nga talaga mauunawaan yung kasulatan at hindi po matatanggap ang kapangyarihan ng Diyos. Samantala ang inuutos ng Panginoon, mga kapatid, mag-aral ka, araw at gabi, magsipag ka sa mga bagay na ito, ang sabi ni Paul J. Timoteo, para ang iyong pagkasulong ay mahalig sa lahat. At ang gusto ng Panginoon, yung pagkahalig natin, yung pagkasulong natin, hanggang din sa finish line, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, na nananatili pong buhay yung atin pong kaluluwa. Hanggang kunin tayo ng Diyos yung ating physical na hindi po na-sacrifice, mga kapatid, yung ating pong kaluluwa, nanatili pong buhay yung ating pong kaluluwa na connected talaga sa Panginoon. Kaya,
Yun yung kailangan natin ng mga kapatid. Yung salita talaga ng Diyos. Ano po? Kaya kung ang tao wala talagang panahon, mga kapatid, na mag-aaral, mag-aapir at mag-aapir, isang araw, hindi man biglaan ang pagbagsak ng mga kapatid unti-unti. Kaya yun yung sinasabi sa salita ng Panginoon. At kapag nagpabaya ang isang tao, mga kapatid, manghirap. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, ano, doon sa Mateo sa chapter 7, 24 at 27, kapag hindi tama ang pag-response ng tao sa salita ng Diyos, babagsak ang tao ang kanyang buhay espiritual. At pag bumagsak ang buhay espiritual ng isang tao, talaga napakatindi ng kanyang pong mga negligence o yung kanyang pagpababaya, mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos ay ano, kakilakilabot ang kanyang pagbagsak. Pag sinabi kakilakilabot ang kanyang pagbagsak, hindi ang recovery, hindi na makakabawi. Kaya nga ang sabi dyan sa kanyang salita, mga kapatid, suriin mo ang inyong sarili, subukin mo ang inyong sarili. Alam niyo po, ang pagsubok ay nangyayari agad yan pag narinig natin yung salita ng Diyos. Dapat sinusuri natin yung ating sarili, yung puso natin, pag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, pag tayo na nanalangin. Kaya ba natin pong tanggapin, mga kapatid, yung mga turo, o ayaw natin tinuturuan tayo? Ano po? O puso natin, mga kapatid, nagtuturo, pero ayaw natin magpaturo. Ayaw natin pinapaalalahanan, ayaw natin na tayo po ay nasasaway, ayaw natin na tayo po ay sinasantala. Saan po lalagay ang Panginoon? Paano niya tayo matutulungan? Paano po pananatilihin ng Diyos sa buhay ang ating kaluluwa? Ay ayaw natin tanggapin ang kanyang papangyarihan. Dahil ang karamihang masustansya, mga kapatid, na pagkain ay hindi po yan masarap sa laman. Alam natin, mga kapatid, yung mga karning aral ay mahirap po yan tanggapin sa isang tao na talagang ang mas pinapairal ay ang kanyang sariling kalustuhan. Kaya tayo, mga kapatid, mga worker tayo, hindi rin tayo tama na nakatingin tayo sa iba. At idedepende natin yung ating kaliwa sa iba. Hindi natin alam ang salita ng Panginoon pang ganun. Pang idedepende natin yung ating sarili sa iba. Kasi bawat isa sa atin ay meron tayong ano, kanya-kanya. Hindi dapat natin inaasa sa iba yung ating kaligtasan. At kung tayo bumagsak, ay hindi dapat kung sino-sino ang sinisisi. Dahil yung pagbagsak ng isang Kristiyano, hindi iba ang gumawa nun. Ano po, hindi iba ang gumagawa nun, kundi yung tao mismo. Yun ang sinasabi sa salita po ng Panginoon sa aklat, mga kapatid, ng Kawikaan sa chapter 14. Mayroon pong sinabi dito si Solomon. Sa Kawikaan sa chapter 14, ganito yung sinasabi sa salita ng Panginoon. Sa aklat ng Kawikaan sa chapter 14, sa verse 1, sabi niya, bawat pantas na babae ay nagtatayo ng kanyang bahay. Ano po yung pantas na babae? Ito yung iglesia. Ito po yung mga Kristiyano na nakikinig sa salita po ng Panginoon, tinatanggap yung salita ng Diyos, ipinapamuhay, pinipilit sundin ang salita ng Diyos kahit masakit at mahirap. Meron, sabi niya, ngunit binubunot ng mangmang ng kanyang sariling mga kamay. Nabubunot, ano yung ating pong kaluluwa? Sa halip na bumaon, nabubunot, sa halip na lumalim, bumababaw, sa halip na mabuhay, ay namamatay. Pag binunot, siyempre, mga kapatid, at ang mahirap, kung bubunotin, pati kasama po ang ugat, mamamatay nga. Ano po, yun yung gawa ng tao. At alam natin, hindi yung ano, hindi po yung nararanasan, hindi rin po yung responsibilidad. Magamat ang responsibilidad ay nakakapagpabigat ito, pero hindi po ito talaga ang pinaka main reason. Hindi po, yung pagtubo ng tao sa salita ng Diyos. Kasi yung tulong ng Panginoon, ano, at tinatanggihan ng tao. Kaya nga, nag-o-offer ang Panginoon ng tulong, tinatanggihan ng tao eh. Sa Bible, sa aklat ng Jeremiah chapter 6, verse 16, sabi doon, no, hanapin nyo ang dating daan at magsidaan kayo doon. Dahil masusumpungan niyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa, ang sagot po ng mga tao, ayaw naming dumaan doon. So,
ayaw ng taong tanggapin ang tulong ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos, nagre-refuse yung tao, tumatangi yung tao. Ay, hindi nga matutulungan ng Diyos. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Yung salita ng Panginoon, masaganang ibinubuo sa atin ito ng Diyos. Pinapaunawaan tayo ng Diyos. Ano po? Kaya nga lang, mga kapatid, kung ating tatangihan yung salita ng Diyos, o lalabanan natin, i-ignore natin, i-oppose natin, mga kapatid, hindi po natin matatanggap yung tulong ng Panginoon. Kaya nga, ang reminder si Anne, ni Apostol na si Santiago, sabi niya, kaya itabi natin ng walang liwag ang bawat, itabi natin ang bakang kasamaan at ang karunihan, at tanggapin natin na may kamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ang ating kaluluwa. Kasi yun yung tulong ng Panginoon eh. Yung ating maninang kaluluwa lalakas. Yung ating pong kaluluwang masakit gagaling. Yung pong ating kaluluwang marupok, ito po ay titibay. Yun ang sinasabi ng salita ng tulong po ng Diyos yun. Pero ang tulong ng Panginoon ay hindi, mga kapatid, ito darating niyang wala tayong ginagawa. May gagawin tayo, may bahagi tayo, sinusubo ng Diyos ang kanyang salita. At alam natin, ang sabi ng Awit 107 verse 20, sabi niya, sinubo niya ang kanyang salita. At pinagaling ang kanilang mga sakit. Lahat tayo may sakit espiritual. Kaya sinusubo ng Diyos ang kanyang salita para pagalingin yung ating espiritual. Iyan ang sinasabi din ni Paul. Bakit nagkakasakit ay dahil nanghina ang kaluluwa? Ay bakit nanghina? Walang sapat na pagkain. Bakit walang sapat na pagkain tamad na mag-aral? O kaya busy sa mga bagay ng mundo? Ano? Sa halip na yung text ng Biblia, ang basahin, yung text po ng cellphone, chat ng chat, at ang pinag-uusapan naman ay hindi naman sa spiritual, ano po ang mangyayari? Kaya yun ang sinasabi sa salita po ng Panginoon. Kaya, diyan sa salita ng Panginoon, mga kapatid, mahalaga sa bawat isa po sa atin, matanggap natin yung tulong ng Diyos. Yung kapangyarihan po ng Panginoon, pinapadaan ito ng Diyos sa kanyang salita. Kaya nga ang sabi dito sa kanyang salita eh, sa kapag hindi po dumating sa atin, pag hindi umabot sa atin ang salita ng Diyos, wala pong darating na tulong sa atin ng Diyos. Sabi diyan sa kanyang salita, sa Awit 107 verse 20, sabi niya, sinubo niya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahama. Kaya nga po, ano niyo po, bago dumating po mga kapatid yung parisa sa tao, bago dumating po yung palo ng Diyos sa tao, ay, ginagawa ng Panginoon magturo, ginagawa ng Panginoon magpaalala, ginagawa ng Diyos magsasala, bago tayo paluin ng Diyos. Kaya, yung, alimbawa, nagkakasala tayo, nakakagawa tayo ng mga pagkukulang, kinukundit tayo ng Espiritu Santo, kaya kinukonsensya tayo, nagkakaroon, nilalagyan tayo ng Espiritu Santo ng Diyos na siyang nagpapaalala sa atin na yung mga ginagawa natin na hindi tama at hindi kalooban ng Diyos, pinutulong ng Panginoon sa atin. Kaya, mga kapatid, ang sabi diyan, sinubo niya ang kanyang salita at pinagaling sila. Kaya kung wala salita ng Diyos, hindi gagaling yung kaluluwa ng tao. Nako, hindi gagaling ang kaluluwa ng tao. Hindi rin po lalakas ang kaluluwa ng tao. Pero kahit po makinig ang tao, magbasa ang isang tao, na hindi po niya binubuksan ang kanyang puso, hindi po niya inaalis yung kanyang katigasan, hindi po niya inaalis ang kanyang sariling kalooban, hindi po kailanman darating ang tulong ng Diyos sa salita ng Diyos sa kanya. Ang sa bawat isa sa atin. Kaya dito sa salita ng Diyos, dapat talaga, mga kapatid, bukas natin yung ating puso. Dapat mayroon tayong receptive heart, mayroon tayong mabuting puso. Sabi ng salita ng Panginoon, no? Dapat mayroon tayong mabuting puso. Sa Luke sa chapter 8 sa verse 15, ang sabi dito sa kanyang salita, at ang sa mabuting lupa ay ang pusong tintiman. Kaya ang issue talaga yung puso ng tao. Dapat talaga tintiman at mabuti. Ano po yung salitang tintiman?
sa ibang term, yung maamo, yung sinasabi niya honest and good heart, yung talagang tapat, yung sinasabi kanina, kagaya po ni David, tapat siya sa Panginoon, kagaya po ni Jesus, tapat sa Ama, kagaya po ni Moses, tapat din sa naglagay sa kanya, Hebrews chapter 3 verses 1 up to 6. Ganun din tayo, mga kapatid. Yung pusong tapat, ano po, ito po yung mabuting lupa na pag natanggap nila yung salita ng Diyos, makikita yung resulta, makikita yung bunga. Kaya, yung mga lumalabas sa atin, sa ating mga ugali, sa ating mga pagpapagami, sa ating pong mga performance, sa ating pong daily living, sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay, yun ay nakadepende kung paano tayo nagre-respond sa kanyang salita. Yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. At ang sa mabuting lupa ay ang pusong itiman at mabuti na iningatan ang salita pagtarinig. Yun talagang iniingatan ng salita ng Diyos. Sa ibang salita, pinagsisikapan, mga kapatid na sundin, pinagsisikapan yung salita ng Panginoon ay panatilihan. Kasi kung tayo maliligaw din sa salita ng Diyos, mga kapatid, eh, maliligaw na tayo ng landas. Kaya nga sabi ng 2 Peter sa chapter 3 verse or chapter 2 verse 15, pagkaalis sa daang matuwid ay namaligaw. At alam natin yung daan ng Panginoon, yung kanyang aral, yung kanyang salita, daan ng Diyos yan. Kaya nga, nang pagdating po ng Panginoon ano, sa aklat po ng Mateo sa chapter 22 verse 16, ang sabi ng mga tao sa Mateo 16 verse 22, sabi doon, or vice versa, sabi diyan, na nalalaman po namin na ikaw ay isang burong nagmumula sa Diyos sapagkat itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos. Mga kapatid ng Diyos, tinutulungan po yung ating kaluluwa. Pero hindi po natin matatanggap yung tulong ng Panginoon hanggat hindi po natin binubuksan ng ating pong puso at kaisipan sa salita ng Diyos. Hanggat hindi natin ginagawang intiman at mabuti ang ating puso. Kasi yung mabuting puso kasi nag-iingat ng salita ng Diyos yun eh. Kung bakit yung ating puso nagiging mabuti dahil meron salita ng Diyos. Alisin ang salita ng Diyos sa puso natin, magiging masama yung ating puso. Kaya yung ating pong inilalabas ang ating pong pamumuhay, nang galing yan po sa loob natin, nang galing po yan sa loob natin. Kaya kung ang sa puso natin, wala pong salita ng Diyos, mga kapatid, sigurado po hindi po maganda ang lalabas. Siguradong hindi maganda ang lalabas. Kaya ang sabi ng palitan, mula sa masama, makakaasa ka ba ng mabuti? Sa mga hindi sumasampalataya, makakaasa ka ba ng pagsunod? Makakaasa ka ba ng pagtalima? Hindi, dahil walang salita ng Diyos. Pero kung ang tao may salita ng Panginoon, inaasahan tayo po ng Diyos, lalo tayo mga manggagawa. Lalo tayo po mga matatagal na, tayo ang inaasahan ng Diyos. At isa po, mga kapatid, privilegyo sa atin. Isang malaking karangalan sa atin na tayo po ay pagkatiwasaan ng Panginoon. Ititreasure dapat natin, na tinitreasure natin. Kasi yung pagtitiwala, pag nawala, mahirap pong ibalik. Kaya yun ang sinasabi sa salita po ng Panginoon. Kaya ang sabi dito sa salita po ng Panginoon, ano, mga kapatid, yung tulong ng Diyos ay yung kanyang salita. Dapat lang ang puso natin, para matanggap natin, maging honest yung puso natin. Maging tintingan yung puso natin. Tapos maging mabuti na siyang nag-iingat ng kanyang salita. Kaya nga mayroong kanta, isang songwriter ang nagsulat, sabi niya, a heart that hide your words so that sin may not come in. Sabi ng awit, sabi niya, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y yung may pagrespeto at pagdalang. Parang ganun lang, mga kapatid. Kaya, yan sa salita ng Diyos, nakalagay din yun sa aklat ng awit 51. Sabi niya, likaan mo ako. Likaan mo ako ng bagong puso. Basahin na natin, mga kapatid. Kasi yung pintiman at yung mabuting puso, yun yung mga puso na nag-iingat sa salita ng Diyos. Magiging mabuting lupa po yun. Sa verse 10, likaan mo ako ng malinis sa puso. Sabi diyan sa verse 10,
isa awit 51 verse 10, o Panginoon, magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Kapag marinis ko kasi yung puso, ang titirang sa atin ay matuwid na espiritu. Kapag maruni at hindi po tama ang kalagayan ng ating puso, hindi po matuwid na espiritu. Masamang espiritu po ang maghahari sa tao. At kung masama pong espiritu ang maghahari sa tao, hindi po pagsunod ang makikita. Yun ang sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 3. Yung mga espiritu na gumagawa sa mga anak ng pagsuwayin. At alam natin yung masamang espiritu po yun. Kaya dapat na matanggap natin yung salita ng Panginoon. At yun ay nakadepende kung yung ating puso talaga na nanalangin tayo sa Diyos na magkaroon tayo ng malinis sa puso, magkaroon tayo ng tingtingmang puso at yung mabuting puso. Para yung puso natin ay mag-ingat ng kanyang salita. Kaya nga ang sabi ng awit 119 verse 11, ang sabi niya, ihingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag aking magkasala sa iyo. Kaya pag wala na pong salita ng Panginoon, mga kapatid na wala nang kumukontrol sa tao para huwag gumawa ng masama. Wala nang kumukontrol sa tao para siyang sasakyan, mga kapatid, na loose brake. Wala na po siyang preno, wala na po siyang control. Kaya yun ang napakahalaga, dapat yung puso talaga, mapigilan natin yung salita ng Panginoon yung sa ating puso. Kaya nga ang sabi rin ng Proverbs chapter 4 verse 23, ingatan mo ang puso mo sapagkat ang nagaluyan ng buhay. Yung buhay doon, mga kapatid, hindi lang sa physical life. Alam natin, mga kapatid, yung tao, marahil pwede siyang mabuhay nang wala siyang baga, pwede siyang mabuhay nang ibang walang organ, ng iba, pero mahirap mabuhay ang isang taong walang puso. Pero yung iba na wala na, mga kapatid, ano, ilalagay ng makina yung kanilang puso. Na siya pong, kasi yung puso, mga kapatid, siya po yung nag-distribute, siya po yung nag-circulate ng dugo ng tao. Kaya nga, pag yung puso, ano, nabarahan po yung mga valve niyan, yung mga tubo-tubo niya, nagkakaroon po ng sakit ang tao sa puso, nagkakaroon ng problema ang kanyang puso. Ganun din yung ating puso, kapag yan ay may tampo, kapag yan ay may galit, may hinanakit, mga kapatid na mabarahan yung puso ng tao. Kaya hindi normal yung function. Ano po? Kaya nanginginay yung katawan kasi hindi nagpapak yung puso, kaya hindi po na i-distribute, ano, yung dugo, hindi na si-circulate yung dugo kasi barado yung puso. Pag may problema yung puso natin, mga kapatid, hindi po magpa-function talaga normally ang ating pong spiritual life. Dysfunctional ang ating pong kaluluwa, dysfunctional din ang ating mga panglilingkod. Kaya yun yung sinasabi sa salita po ng Panginoon. Kaya ang issue, yung ating puso, yun ang kailangan natin, mga kapatid. Kaya dapat talaga lagi natin nag-check, lagi natin nasusuri yung ating sarili. Alam niyo po, mga kapatid, ano, wala naman tayong maitatago sa Diyos eh. Sa Biblia, may mababasa tayo sa 1 John chapter 3. Ang sabi sa salita po ng Panginoon ay ito. Sa verse 20, sabi niya, dito po sa salita ng Panginoon, 1 John chapter 3, itas natin, sa verse 18 hanggang 20. Mumuntik kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Dito'y makikilala natin tayo'y sa katotohanan at papanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa sa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Kung tayo inuusig ng ating puso, ng ating budhi, masyari tayong uusigin ng Diyos. Alam niya kasi ang lahat ng bagay. Kaya talaga, mahalaga yung kondisyon ng ating puso. Kaya nga ang panalangin ni panalangin ni David eh, kung bakit siya nagkasala sa Panginoon eh, kung bakit siya nagawa yung napakalaking pagsalamsang ngayon sa Diyos eh,
kasi hindi naging maganda, maayos ang puso niya. Bakit hindi naging maayos ang puso niya, mga kapatid eh? Dahil nawala yung salita ni Diyos sa kanyang puso. Mayroon siya, mga kapatid, na inilig ng higit kaysa sa Diyos at sa kanyang salita. Kaya ganun, mga kapatid, yung kalagayan ng ating puso, dapat lagi natin nag-check yan. Kagaya po ng sasakyan, lalo kung tayo'y magbabiyahe po ng malayo, mahirap po tumirik yung sasakyan. Kaya nga, ipinapayo po, mga kapatid, bago magbiyahe ng malayo, dapat isi-check talaga. Ano po, kaya nga po, sa mga gasolinahan, mayroong mga parking, kasi mayroon po, mga kapatid, mga sasakyan talagang minsan nagkakaroon ng problema sa kanilang pong pagbabiyahe. Kaya mayroon po mga gasolinahan na doon ay naambin ng tubig, naambin yung hangin. Kaya po mga kapatid, yun din tayo, mga manlalakbay tayo, minsan nagkakaroon ng problema yung ating puso. Kaya ang kailangan natin, mga kapatid, talagang lumapit tayo sa Panginoon. Alam ng Panginoon yung puso natin. Masabi sa salita ng Panginoon, naalala ko po yung si Simon na manggagaway sa aklat po ng Acts chapter 8. Ang sabi ni Apostol na si Pedro, sabi niya, ang puso mo ay hindi matuwid sa harapan ng Panginoon sapagkat inisip mo na kaya mong binhin ng salapi ang kaloob na ito. Kaya ang papansinin natin, yung kalagayan kasi ng puso talaga yung issue. Kaya dapat talaga lumapit tayo sa Panginoon, lumulong tayo, humingi tayo sa Panginoon, tulungan niya tayo na bigyan tayo at isang malinis, tulungan tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng tintiman na puso, yung pusong tintiman at saka yung mabuti, yung honest and good heart. Yun mga kapatid yung kailangan natin kasi doon natin matatanggap yung tulong ng Panginoon. Yung tulong ng Panginoon ay ito ay sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Kaya nga ang sabi diyan sa kanyang salita, kung tayo ay sabi nga niya dito sa verse 19, dito makikilala natin na tayo'y sa katotohanan at papanatagi natin ang ating mga puso sa harap niya. Kasi nababasa ng Panginoon ang laman ng ating puso. Kaya nga ang sabi ng salita ng Panginoon sa aklat po ng 1 Samuel 16:7, ang Panginoon ay hindi tumitingin sa panglabas. Ang Panginoon tumitingin siya sa puso. Yun ang tinitingnan ng Diyos At yun ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Huwag tayo po ay makikinig ng salita ng Panginoon. Lagi ang panalangin natin sa Panginoon ay bigyan tayo ng mabuting puso at bigyan tayo ng Panginoon ng tintiman at mabuting puso, mga kapatid, na malinis sa puso para matanggap natin yung salita ng Panginoon. Maiimbak natin doon sa puso natin yung salita ng Panginoon at ang pinakatulong ng Panginoon sa atin. Yan, mga kapatid, kailangan po ng bawat isa sa atin yun. Dahil yung salita ng Panginoon, yan po ang pangunahing kapangyarihan po ng Panginoon na tulong na matatanggap natin sa Kanya. Masabing po natin ito ulit, mga kapatid, at papanatagi natin ang ating puso sa harap niya. Kasi mga kapatid, yun yung kailangan. Kasi yun yung imbakan, yan ang storage ng ating alam salita ng Panginoon. Doon natin matatanggap yung salita ng Diyos. At pag natanggap natin sa ating puso yung salita ng Diyos, dahil naunawaan, ano yung ating isip? Ano po? Ay sabi ng salita ng Panginoon, doon niya isusulat sa ating, isusulat niya sa ating mga puso. Basahin nga natin dito, sa aklat ng Hebreo sa chapter 8 po, sabi diyan sa kanyang salita sa verse 10, sabi niya, sapagkat ito ang pakipagtipang aking gagawin sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pang-iisip at sa kanilang puso ay aking isusulat ang mga ito. Ano po? Isusulat ang Panginoon. At alam natin, ang pagsulat ng Panginoon ay hindi isa nabubura. Dapat talaga yung salita ng Diyos sa kaibos na nakatatak
talaga dun sa puso natin yung salita ng Panginoon. Pag nakatatak talaga sa ating puso yung salita ng Diyos, lalabas yan sa ating salita, lalabas yan dun sa ating ugali, pangaraw-araw, lalabas yan dun sa paraan ng ating pagpapagali sa Panginoon, lalabas yan kung paano tayo mag-response o humarap sa mga problema, sa mga pagsubok, sa palo ng Diyos, sa atake ng Diablo. Yan po mga kapatid, naka-depende yung ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya nga, ang sabi dito sa salita ng Panginoon, no, basahin natin ito, Awit 119, sa verse 28. Ang sabi po dito, sa Awit 119, sa verse 28, sa sinabi ni Haring David dito, ang sabi dito sa verse 28 ay ganito. Sabi niya, ang kaluluwa ko'y natutunaw sa kabigatan ng loob. Iyong palakasin ako ayon sa iyong salita. O, iyong kaluluwa natin hindi mapapalakas hanggat walang salita ng Diyos. Kahit tayo po'y kumain ng kumain, kahit kapakasarapan ng ating pagkain physical, wala pong nag-a-absorb na lakas doon sa ating kaluluwa kung walang salita ng Diyos. Yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. Sabi niya, sa kanyang salita, sa verse 28, ang kaluluwa ko'y natutunaw sa kabigatan ng loob. Kaya yung tao walang kasiglahan eh. Kaya ang tao walang kasiglahan eh. Kasi ang problema talaga yung kanyang kaluluwa. Ang problema yung kanyang sa loob ng tao. Kaya nga sabi niya, natutunaw sa kabigatan ng loob. Kaya ang problema talaga nasa loob eh. Kaya ang problema nasa loob eh. Kasi kung anong nasa loob siyang lalabas. Kaya minsan pag may susakyan po mga kapatid na pag ang inilalabas niya ay maitim na usok na ginagawa ng iba, nagsipinsoel na sila. Kasi nandali na doon sa loob eh. Kaya yun ang sinasabi sa salita po ng Panginoon. Yun ang kailangan natin mga kapatid para matanggap natin yung salita ng Panginoon. Makapasok talaga, makapenetrate sa atin yung salita po ng Panginoon. At kung may nakapasok na salita po ng Panginoon sa ating puso, sigurado may lalabas po. Dahil yung sabi ng Mateo 15, Marcos sa chapter 7, sabi niya, may mga taong malapit lang ang kanilang bibig sa Panginoon, pero ang kanilang puso ay malayo. At ang gusto ng Panginoon, malapit yung ating puso. Ano po? At ang malapit ang ating puso sa Panginoon, lahat ng ating salita, ng ating gawa, mga kapatid, ano, ay malapit po sa ating pong Panginoon. Mahihirapan ang tao, mahihirapan ang kaluluwa ng tao kung wala pong salita ng Diyos. Ano po? Hindi makakatanggap ng tulong. Ano po? Kaya kung gusto natin tumulong sa tao, ano po, sa kaluluwa ng tao, salitain natin ang salita ng Diyos kahit masakit. Kahit masaktan siya, bahat salita ng Diyos yan, mga kapatid, ano, yun ay ano makakatulong sa kaluluwa ng tao. Yun ang sinasabi sa salita po ng Panginoon. Kaya, ang sabi dyan sa kanyang salita, ang kaluluwa ko'y natutunaw sa kabigatan ng loob. Yun ang matindi pong kalungkutan yun eh. Kaya nga, alam niyo po, ang pinakamatinding kalungkutan ng tao, pang nakagawa ng kasalanan. Matutunaw yung ating kaluluwa sa matinding kalungkutan pagkatapos natin yung ligaya mga ilang sandali lang. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon eh. Yung kaligayahan sa pagkakasala ay sandali lang yun. Yun ang sinasabi ng Hebrews chapter 11 verse 26. 25-26 ang sabi doon ano. Kaya siya sa'yo mag-enjoy sa kasalanan sa pagkakasala. Sabi doon na ng writer ng Hebrews. Si Moises, ano, pinili pantang palasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa doon sa nang sisikupos na kaligayahan sa pagkakasala. Kasi yung kaligayahan sa pagsuway, lumilipas yun eh. Lumilipas yun. Kaya nga, yan sabi ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 17. Pag kasi tayo sumusunod sa Panginoon, ibibigay ng Panginoon sa atin yung walang hanggang kaaliwan. Ano po? Hindi po yung pagalakan lang na kasi ang kaligayahan ay kinuha natin sa pagsuway at hindi po pagsunod mga kapatid, hahayin po yung matinipong kalumbayan eh. Yung kabigatan ng loob.
kagaya ng nangyari kay David. Nakikita natin, mga kapatid, yung nagawa ni David na sumaya nga ang kanyang laman, pero for the rest of his life, ano niya, inani niya yung consequences nun eh. Inani niya yung result at bunga nun eh. Kaya, mga kapatid, ano, yun ay ano, isinulat sa Biblia upang sa pamamagitan ng pambasa natin ng kasulatan ay makatuto tayo doon. Ano po? Kaya ang sabi nito, mahihirapan yung ano, may sarabi ng kaluluwa ng tao. Ang dahilan ay walang pumapasok na salita ng Diyos sa kanyang puso. Bakit? Ay ang puso niya ay mayroong problema sa harapan ng Panginoon. Kaya kailangan ang Diyos talaga ang magkukumpuni. Kasi ang puso, ang sabi ng Jeremias, yan ang pinakamandaraya sa lahat at pinakamasama. Ang Diyos lang nakakaalam nun. Alam niyo po na sa maang bisyon na paglalagay ng pag-i-implant po ng microchip sa isip ng tao ay para ma-detect ang isip at puso ng tao. Ano po kasi kung ano ang iniisip ng tao, mga kapatid, pumapasok sa kanyang puso eh. At kung ano nasa loob ng kanyang puso, dumadaan din sa kanyang isip bago lumabas eh. So, kaya yung maambisyon na paglalagay ng pag-i-implant ang microchip sa utak ng tao ay pag-sisikap na ng gablo na alamin kaya sa atin ang isip at puso ng tao. Ano po? Pero ang Diyos alam niya, siyasat niya yung ating puso at ang ating isip. Kaya ang dapat makita po ng Panginoon, mga kapatid, talagang may nag-a-absorb na salita po ng Panginoon. Sabi ng Jeremiah 17, dito po sa salita ng Panginoon sa verses 9 and 10, ang puso ay mandaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Kaya kapag yung puso ng tao walang nag-a-absorb na salita ng Diyos, magiging masama yung puso. Bakit masama ang puso? Walang salita ng Diyos. At kapag walang salita ng Diyos, walang pananampalataya. Kung mayroon mang pananampalataya at walang tuloy-tuloy na nag-a-absorb, mawawala ang pananampalataya. Kaya nga, sabi ng second Corinthians, sabi nga siya sa atin, yung inyong sarili, subukin yung inyong sarili, hindi nyo ba alam na kayo nasa pananampalataya, malibang kung kayo itinakwil na. Kaya po mga kapatid, pag wala ng salita ng Diyos, mawawala na sa pananampalataya, kaya magbabackslide. At ang backsliding, mga kapatid, hindi lang nangangahulugan ito na wala ka na sa church. Ano po, pwede na hanggang ka pa sa loob. Pero yung ugali mo, pabalik na sa sanlibutan, yung performance mo, yung pagpapagamit mo, pabalik na sa sanlibutan. Kaya nga, mga kapatid, mayroong Matthew 7:21 eh. At yun, mga kapatid, yung tulong ng Panginoon sa atin kung bakit isinaparating niya ang kanyang salita para i-avoid natin yun. Para maiwasan ng bawat isa sa atin. Kasi sayang yung label natin. Sayang yung mga pagpapagal natin. Sayang yung magpapapagamit natin sa Panginoon. Sayang ang mga sakripisyo natin. Kung walang tuloy-tuloy na mag-a-absorb sa atin na salita po ng Panginoon. Kasi yun ang sinasabi ng Ezekiel 3:18-20. Yung taong matuwid, kapag siya yulimin sa kanyang katwiran, gumawa siya ng masama, hindi aalalahanin ang kanyang matutuwid na gawa. Kaya yung tulong ng Diyos, mga kapatid, naiintindihan ng Panginoon, sabi din ni Paul, kami sa kanya nanghihina, pero kami mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya yung conservation, yung pagpapanatili ng ating kaluluwa, hindi yan nakadepende sa leader. Ano po? Nakadepende yan sa atin kung paano tayo nagre-respond sa salita ng Diyos. Nakadepende yan sa individual na nagre-respond sa ang tama sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon eh, kapag yung tao na nakapatid at iingat ang salita ng Diyos, hindi siya matitisod eh. Kahit may mga stumbling block, ang isang tao matuwid, kahit may kapitisuran, hindi ka titingin, pero sa kapitisuran. Halimbawa, alam natin, kung nakita na talaga natin yung kapitisuran, magdadaanan ba natin yun? Hindi, matitisod nga tayo. Ang natitisod lang, mga kapatid, yung mga taong wala pong alam. Ang isa pang natitisod, mga kapatid, ano, yung bata. Pangalawa, yung mga nakapundasyon sa tao. Kaya nga hindi tama na nakapundasyon tayo sa tao. Kahit sa mga leader, sino ba sila?
mga kapatid, sila yung mga tao rin na kagaya natin na nagpipilit at nagsisikap po ng kaligtasan. Kaya minsan, ang pinakakawawa yung pastor eh. Sana po, kapag may nangyari, ang sisi lahat sa pastor eh. Kaya, sa salita ng Panginoon, mga kapatid, ano, napakahalaga, ang bawat isa sa atin, matanggap natin yung tulong ng mula po sa Panginoon. At yan ay papadalungin ng Diyos sa ating pong mga puso. Dahil alam ng Panginoon yung puso ng tao masama. Lalo kung wala ang salita ng Panginoon. Kaya nga, yung sinabi ni Paul, paalala, sabi niya, siyasatin niyo ang inyong sarili. Subukin niyo ang inyong sarili kung kayo nasa pananampalataya. Maliban na nga kung kayo itinakwil niya. Kaya kung bakit ang gusto ng Panginoon, matanggap natin yung tulong kasi ayaw nandun sa mawala tayo sa pananampalataya. Kasi ang sabi ng salita ng Panginoon eh, may mga taong tatalikot sa kanilang pananampalataya. May mga tao na mawawala at mahihiwalay sa Panginoon. Kaya dito sa salita po ng Panginoon, kailangan matanggap natin mga kapatid yung tulong. At yung tulong ng Diyos ay sa pamamagitan lang po ng kanyang salita. Kaya nga po, ang kailangan natin, tanggapin natin na may kaamuan ang salitang itinatanim na siyang makapagliligtas po sa ating pong mga kaluluwa. Yun ang sinabi ng salita ng Panginoon. Kaya dito, ang sabi dito sa kanyang salita, ako ang Diyos na nakakaalam. Sabi ng Trent, ako ang Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanilang lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawain. Kaya yun po, mga kapatid, ano, kailangan natin matanggap yung salita ng Diyos. Masahin lang natin ito, awit 119.92, 143, and 174. Ang salita ng Panginoon sa aklat po, mga kapatid, sa awit sa chapter 119 verses 92, 143, and 174. Ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Napakahalaga ng salita ng Panginoon. Verse 92, sabi niya, kundi ang kautusan mo'y naging aking kaaliwan, namatay na sana ako sa aking kadalamhatian. Kaya yung salita ng Diyos ang mag-preserve talaga. Kung wala ng salita ng Diyos, hindi po mag-preserve ang ating kaaliwa. Ano po, hindi po makakapanatiling buhay yung ating kaaliwa. Kasi napakarami po nating kadalamhatian ang Panginoon ang magbibigay po sa atin ng kaaliwan. Yun po ang kanyang pangako. Kaya talaga ang binidependihan natin yung tulong ng Panginoon ay sa kanya pong salita. Kapag tayo, mga kapatid, ano, nalulungkot, pag tayo po ay nalulumbay, minsan, ano, ang kaaliwan ay hinahanap ng tao sa mundo, sa tao, minsan, ang diablo nalaalok din. Ano po? Pero po ang kapalit nun yung ating kaluluwa. Sa verse 143, sabi niya, kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin. Gaymay, ang utos mo'y aking kaaliwan. Kahit gaano po kabigat yung ating nararanasan, kahit gaano po katindi ang ating nararanasan, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos ang mag-aangat sa atin. Ano po? Para hindi tayo magmalubog doon sa matindi pong kabagabagan, kahirapan. Sabi niya dyan, no? Kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin para siyang ano, na naalipin siya, hindi siya makawala, hindi siya makalaya. Pero ang salita ng Panginoon na ipinapamuhay, kaya nga sabi ng John chapter 8, 31 hanggang 32 hanggang 36, yung katotohanan isinasagawa, inyong katotohanan makapagpapalaya. Yun yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Sa verse 174, ang sabi po ay ganito, aking pinanabikan ang iyong pangiligtas o Panginoon at ang iyong kautusan ay aking kaaliwan. Kaya dun sa tulong ng Panginoon ay doon po natin matatanggap yung paligtasan. Ano ba? Doon natin
matatanggap yung kaligtasang nagmumula po sa Panginoon. Pangalawa po, mga kapatid, na kapangyarihan po ng Diyos na tutulong po sa atin ay ito. Ano po? Ito pong tamang pag-response natin sa salita ng Diyos. Yung tamang pag-response natin sa salita ng Diyos, ito po yung pangalawang tulong ng Panginoon sa atin. Sabi ng Ephesians chapter 1 verse 13, ang sabi diyan sa kanyang salita, sa aklat ng Ephesians 1:13, ang sabi po ay ganito sa Epeso Kabanata 1, ang talata po ay 13 sa salita ng Panginoon. Ganito ang kanyang sinasabi. Sabi diyan, nasa kanya kayo rin naman pagtanggig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman mula ng paling magsusampalataya ay kayo tinatakad ng Espiritu Santo si pinangako. Pag ang tao tama ang kanyang pag-response sa salita ng Diyos, tatatakan siya ng Diyos ang Espiritu Santo. Yun yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, ang sabi ng salita ng Panginoon, ano, sa gawa, sa chapter 1, verse 8, tatanggapin niyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Kailan darating ang Espiritu Santo sa buhay ng tao? Kung yung tao, mga kapatid, hindi naman nagre-response ng tama sa kanyang salita. Kaya, hindi po tatataka ng Espiritu Santo at hindi po tutulungan ng Espiritu Santo ang isang tao kung walang salita ng Diyos, mga kapatid, na sinusunod. Ano po, yun ang sabi ng salita ng Diyos eh. Sa John chapter 14, ang sabi doon, ano, ang Espiritu Santo ang magpapaalala sa atin ng mga salitang sinabi ng Panginoon eh. Kaya, kapag tayo po nag-aabay, una na natili tayo sa salita po ng Panginoon, yung Espiritu Santo ay tutulong po sa atin. Kasi yun yung pag-asa natin eh. Yun yung pag-asa natin eh. Makikita natin mga kapatid dito sa salita ng Panginoon. Sa aklat po ng Luke 11. Sa Lucas chapter 11 verse 13. Ganito ang sinabi ni Apostol na si Lucas. Ang sabi dito sa chapter 11 ng Lucas verse 13, sabi niya, kung kayo nga bagamat masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa kanya. Kaya po, yung mga kapatid na Espiritu Santo, ay itong kakaloob ito ng Panginoon. Kanino? Sa mga taong humihingi. Sino yung mga humihingi? Yung mga taong nagre-response ng tama sa kanyang salita. Kaya, pag ang taong mga kapatid, ano, ay hindi niya sinusunod ang salita ng Diyos. Ano na pigpighati yung salita? Yung Espiritu Santo. Napipighati yung Espiritu Santo sa kanya. Kaya may paalala si Paul sa 1 Thessalonians 5 verse 23, sabi doon na huwag natin patayin ang ningas ng Espiritu. Kasi yung nagpapaningas, mga kapatid, doon sa Espiritu, yung salita ng Diyos eh. At ang nagpapaningas doon sa salita ng Diyos ay yung Espiritu Santo. Yan po ang hindi pwedeng maghiwalay, mga kapatid. Kaya, yun ang sinasabi sa salita po ng Panginoon. Kailangan patanggap natin yung tulong ng Panginoon. Alam natin, mga kapatid, ano, dyan sa Acts of the Apostles, makikita natin mga kapatid kung paano sila tinulungan ng Espiritu Santo. Nako, sabi nga ng Bible, ano, manalangin tayo sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang tumutulong sa ating mga kahinaan. Lahat ng tao ay may kahinaan, pero yung Espiritu Santo, mga kapatid, ang tutulong sa atin. Yung ating mga incapability, kaya nga sinabi ni Paul eh, kami sa kanya mahina, pero kami mabubuhay na kasama niya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. At ang kapangyarihan ng Diyos ay ang kanyang salita. Ang kanyang salita at ang kanyang Espiritu Santo, yung pangalawa. Kaya, dyan sa salita ng Panginoon, dapat hindi natin napipighati yung Espiritu Santo. Dapat nag-ubay tayo, nagsasubmit tayo doon sa leading ng at conviction ng Espiritu Santo. Yung tayo ay tumatalima talaga tayo kung ano ang ikinukundik sa atin ng Espiritu Santo. Kasi
Siya yung gabay po natin, mga kapatid eh. Di siya yung salita po ng Panginoon eh. Kasi, isa pa, yung para matanggap natin, yung tulong ng kapangyarihan ng Panginoon, kailangan nabubuhay tayo sa Espiritu. Ano po? Makikita natin Roma sa chapter 8, verses 9 to 11. Yung para matanggap natin yung tulong, yung kapangyarihan ng Diyos na tulong sa atin para manatiling buhay yung ating kaluluwa, ay kailangan natin na mabuhay tayo sa Espiritu. Sabi dyan sa verse 9, Roma 8, 9 hanggang 11, natapwat wala, kayo'y wala isa naman, kundi nasa Espiritu, kung dahil tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya yan yung mga taong namumuhay sa Espiritu, yan yung mga taong may Espiritu Santo. Kaya yung tao, kung ang tao ang hindi namumuhay sa Espiritu Santo, baka walang Espiritu Santo. Kasi kung ang tao ay mayroong Espiritu Santo, yung Espiritu Santo ang maglilid sa atin doon sa pamumuhay sa Espiritu eh. Ano po? Pero paano tayo makakapamuhay sa Espiritu Santo? Sa Espiritu, kung wala nga ang Espiritu Santo. At paano tayo magkakaroon ng Espiritu Santo kung hindi naman nag-a-absorb sa atin ang kanyang salita? Kung siguro minsan mga kapatid may nag-absorb, magbunta, taglay tayo ng Espiritu Santo. Pero kung hindi tayo magpapatuloy, mapitighati pa rin ang Espiritu Santo sa atin. At kung mapitighati ang Espiritu Santo sa atin, mga kapatid, at magpaduloy ito, na mapighati sa atin, pwedeng alisin ng Diyos ang Espiritu Santo. Kaya ay pag tayo po niyang kapasana. Kaya ang panalangin ni Haring David, sabi niya, at huwag niyo pong paalisin sa akin ang banal na Espiritu. Sabi dito, mga kapatid eh, sa awit sa chapter 51, kasi pwedeng alisin ng Diyos ang Espiritu Santo, lalo kung ang tao hindi na nananatili sa katotohanan. Kaya huwag tayong maniwala na ang tao mayroong Espiritu Santo kung hindi siya nananatili sa katotohanan. Kaya ang sabi dito sa salita ng Panginoon, kaya yung mga hidwang aral, mga kapatid, hindi po yun ano, pinaruroonan ng Espiritu Santo. Kaya nga ang sabi dito sa kanyang salita, sabi dito, verse 11, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin, no? Kaya tayo pagkalooban ng Diyos ang Espiritu Santo, pwedeng bawiin pa rin ng Diyos. Lalo kung ito natitinghati. Lalo kung ito, mga kapatid, ay napusong na natin, yun, babawiin na ng Diyos. Kaya, naiintindihan ng Panginoon na tayo mahina tayo, nagkukulang tayo, pero huwag tayong umabot dun sa ang kasalanan natin pamumusong. Kasi kung dumating na ang pagkakasala ng tao pamumusong, mga kapatid, babawiin ng Diyos ang kanyang Espiritu. Ang kaso na ng tao ay pag-alipusta sa Espiritu ng biyaya ng Diyos. Hebrews sa chapter 10, makikita natin, verse 26 hanggang 31. Kaya, yun mga kapatid, napakahalaga sa atin. Paano natin tatanggap yung tulong ng Diyos para mabuhay, mga kapatid, ano? Mabuhay tayo sa Espiritu Santo. Mabuhay tayo sa Espiritu. Yung pamumuhay sa Espiritu, kung ano ang leading ng Espiritu Santo na itinuturo sa ating salita ng Diyos, yun yung ipamuhay natin, yun yung gawin natin. Kasi kung tayo ay nilinis, mga kapatid, pwedeng bawiin ng Diyos eh. Kaya nga sabi ni David, ang panalangin niya, likhaan mo po ako, Panginoon, ng malinis sa puso, dahil kung ang puso ay hindi po magiging malinis, mga kapatid, ano, paano titira ang Espiritu Santo? Paano titira at mananatili ang Espiritu Santo? Kaya nga, mga kapatid, ang sabi ng salita ng Lucas sa chapter 11, eh, kapag ang taong malakas ay nagbabantay at nasa sanggatahan na nagbabantay ang kanyang pag-aari ay wala sa pangalib. Pero kung dumating ang mas lalong malakas ay hindi sa kanya at maranan siya na nagagaya ang muli. Sabi doon, magsasama siya ulit ng pitong masasamang espiritu na pitong espiritu masunod masasama kaysa sa kanya. So, makikita natin, mga kapatid, sa salita ng Panginoon, ano, kailangan talagang mabuhay tayo sa espiritu. Kasi kung hindi tayo mamumuhay sa espiritu, mga kapatid, ay, ano po, pwedeng bawiin ang Diyos, lalo kung ang namugna po pusong na natin ng espiritu. Yun yung sinasabi
Kaya nga, maging sa pananalita, eh, be cautious tayo. Kasi, baka mapusog natin ang Espiritu Santo. Kasi, mayroon sinabi dito sa Aklat ng Mateo, sa chapter 12 po, sabi niya, ang bawat salita na masabi natin laban sa Ama at laban sa Anak, ay may kapatawaran. Pero ang mga salitang walang kabuluhan na laban po sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Sabi ng PTO, ang sabi dito sa kanyang salita, sa verse 32 na itas natin, at ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa Anak ng Tao ay ipapatawad sa kanya. Datapot ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipapatawad sa kanya kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Kaya po mga kapatid, pag ang kasalanan na gawa ng tao, pamumusan na. Mga kapatid, wala na pong Espiritu Santo magkukundik sa kanya. Wala na para bang ang tao, lose control na. Wala na pong preno ang tao. Wala nang takot yung tao. Wala nang konsensya yung tao. Yun yung nakakatakot. Kapag yung tao hindi na nakukonsensya, pag yung tao hindi na nag-dream, pag siya nakakagawa ng kasalanan, kapag ang tao masaya na siya nakakalabag at nakakasuway, kumbaga ang kaaliwan niya ay pagsuway at pagsalansa. Mga kapatid, nakakatakot po yun kasi baka ang Espiritu Santo ay wala na. Baka ang Espiritu Santo ay binawi na ng Diyos. Sana huwag humantong sa ganun. Kasi pag ganun, mga kapatid, wala na po kaligtasan eh. Kaya yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon, nating pusungin, huwag nating tigatiin ang Espiritu Santo kasi yun yung itinatak sa atin ng kaligtasan eh. Kaya kung wala nang tatak, mga kapatid, ang Espiritu Santo, alam natin, mga kapatid, magpapatatak na po ng 666 yan. Ano yung sasamba na yan sa Diyos Diyosan? At alam natin, ang pagsamba sa Diyos Diyosan ay hindi lang po yung pangduhod sa mga riboto, kundi ito'y pagsunod. Ito'y pagsunod hindi sa Diyos na totoo. Hindi doon sa Diyos na buhay. Pwede pagsunod sa sarili, pagsunod sa gusto ng ibang tao, pagsunod sa gusto ng laman, mga kapatid, yun po yung pagsamba sa Diyos Diyosan. At alam natin, yung mga sumasamba sa Diyos Diyosan, tatanggap din po yan, mga kapatid, ng tatak ng 666. Nakalagay sa Revelation chapter 30. Kaya dito, kailangan mga kapatid, huwag natin mapusong, huwag natin mapighati. Kung tayo patuloy na mapipighati natin ang Espiritu Santo, mapupusong natin siya. At kung mapusong natin ang Espiritu Santo, babawiin ng Ama ang Espiritu Santo itinatak sa atin nang tanggapin natin ang katotohanan. Isa pa, pag tayo hindi na nanatili sa katotohanan, babawiin na ng Diyos ang kanyang Espiritu. Kaya dapat, yung katotohanan, mga kapatid, panatilihan natin yan. Ano po? Kasi yung katotohanan na yan, yan tayo maliligtas. Kasi ang isa sa event, mga kapatid, ang isa sa mga dahilan kung bakit ang tao ay hindi maliligtas ay dahil sa hindi pang-ibig sa katotohanan. Pag ang tao hindi niya na inibig ang katotohanan, magsisipaniwala nila sa kasinungalingan. Yun ang sinasabi ng 2 Thessalonians chapter 2. Und please. Pakabanalin mo sila sa iyong katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. Kaya kung tayo ay nado sa katotohanan, yung Espiritu Santo ay mananahan sa atin. Matatanggap natin yung tulong, yung empowerment, yung leading, yung direction na nagmumula sa Espiritu Santo. Kasi siya po yung magre-remind sa atin, siya po yung magpapaalala sa atin dun sa salita ng Panginoon na ating napapakinggan. Kaya yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Alam natin, isang araw pwedeng mawala ang Biblia. Pwede isang araw ay i-collect ang mga true copies ng Biblia at ang mga malilimbag, ang mapapambis sa mga Biblia, itong mga omitted,
itong mga perverted, itong mga pinababaw, mga binago na mga translation ng Biblia na nagkaroon ng problema doon sa mga translation, nawawala na yung original meaning ng salita ng Panginoon. Yung ibig pakahulugan ng Diyos ay nawawala na dahil yung salita ng Panginoon ay nabago na. Kaya mga kapatid, para makapanatili sa atin yung Espiritu Santo, kailangan manatili tayo sa katotohanan. At huwag natin alisan yung katotohanan. Yung nabanggit natin kanina, 2 Thessalonians chapter 2, yung tao na hindi mananatili sa katotohanan, papanitulot ng Panginoon na maniwala sila sa kasinungalingan. Maraming mga dating mga kasamahan natin, ang paniniwala nila ay talagang familiar rin. Kaso, nung nagkaroon ng problema, hindi na natin sa katotohanan kung saan-saan napunta. Sa Trinitarian, sa mga Juanes teaching, ano, kahit sa saang iglesia, napapatalo na sila. Ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Sa 2 Thessalonians chapter 2, sa verse 9 hanggang 10, sabi niya, siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan na mga tanda ng kahanga-hangang kasinungalingan at may buong daya ng kalikuan sa mga napapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y makaligtas. Kaya dapat natin ibigin yung katotohanan. Bagamat ang katotohanan masakit sa atin, ang katotohanan kasi ito ay nag-i-expose ng ating mga kasalanan. At pag na-expose sa atin yung mga kasalanan, doon tayo mapapalaya kung ito'y ating aaminin, kung ito'y ating pagsisisihan, kung ito'y ating tatalikuran at ito'y ating lalayuan. Doon tayo napapalaya. Kaya ang sabi doon, sa salita ng ang isa sa dahilan kung bakit tatanggalin at aalisin o babawiin ng Diyos ang Espiritu Santo dahil ng tao, hindi niya inibig na yung katotohanan. Pag naririnig niya yung katotohanan, napupuot sila, nagagalit sila. Kaya nga, may paalala si Apostol Pablo na sinulat po niya sa Galacia. Ang sabi niya sa Kristiyano sa Galacia, sabi niya sa verse 16 ng chapter 4, sabi niya, magiging kaaway ba niyo ako dahil sa aking pagsasaysay sa inyo ng katotohanan? Kapag ang tao ay mag-reveal siya ng truth, magpapahalig siya ng katotohanan, hindi maiiwasan na may mga taong ayaw sa katotohanan. Ito yung mga taong ayaw sa liwanag. Kasi ito yung mga taong ayaw nila na masawal sila. Ayaw nila na makorek sila. Ayaw nila na maitulog sila. Ito yung mga taong hahatulan ng Diyos. Yun ang sinasabi po sa salita ng Panginoon sa John chapter 3 verse 18. At ang kahatulan ay naparito ang ilaw, pero inibig pa ng tao ang kadiliman kaysa sa ilaw. Sapagkat ang mga napupuot sa ilaw ay hindi lumalapit sa ilaw upang magmasaway ang kanilang mga gawa. Kaya hindi natin maiiwasan pag tayong magsasaysay, mangangaral tayo ng katotohanan. May mga taong sasagasaan ito. May mga taong masasawal ito. At ang mga taong ayaw nilang masaway, mga kapatid, ito'y mga taong hindi po mananatili sa katotohanan. At kung ang taong hindi mananatili sa katotohanan, pwedeng bawiin ng Diyos ang Espiritu Santo. Pwede nang umagawa ng tao ang gusto niya sa kanyang laman, pero wala nang magkukontrol sa kanya. Wala nang magkukundik sa kanya. Mga kapatid, mamumuhay na siya sa kawalan ng kapayapaan. At hindi na rin makikita sa kanya ang bunga ng Espiritu Santo. At hindi niya na magagamit ang mga kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, yung mga talento, hindi na magagamit ang tama. Hindi na magagamit ito sa purpose at layunin ng Panginoon sa pagbibigay nito. Kaya, mahalaga, lumakad tayo sa Espiritu. Kasi, yung paglakad natin sa Espiritu, doon patuloy na ipagtakalong sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo. Sabi nga po dito, sa salita ng Panginoon, sa aklat ng Romans chapter 8, makikita natin, Romans chapter 8, dito sa salita po ng Panginoon, sa verse 11, sabi niya, ngunit kung ang Espiritu niyong bumuhay na magpulit sa Jesus ay tumira sa inyo,
ang bumuhay na mag-ulit kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na tumitira sa inyo. Kaya mga kapatid, ano, pag yung ating pong, yung Espiritu Santo ay nasa atin dahil tayo lumalakad sa Espiritu Santo, iingatan din ang Espiritu Santo yung ating physical. Iingatan din ang Espiritu Santo ang ating katawan. Kahit tayo ay ma-expose doon sa mga virus, gaya ngayon, may bago na naman pong variant, itong Omicron. Ano po, kahit iba't iba pong variant ng COVID ang ma-expose tayo doon, iingatan tayo ng Espiritu Santo yung ating katawan para huwag tayong mahawan nito. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya, yun yung tulong ng Panginoon. Actually, bakunado na tayo ng Espiritu Santo. Sa ibang salita, nilagyan na tayo ng Diyos ng Espiritu Santo sa loob ng ating katawan. Kaya, yun ay mga kapatid, namamahulugan lang ito na natatanggap natin yung tulong ng Panginoon. Basta lumakad lang tayo sa Espiritu. At ang paglakad sa Espiritu Santo ay hindi nangangahulugan na hindi tayo nagkukulang. Hindi nangangahulugan na hindi tayo nagkakasala. Na nalalaman ng Espiritu Santo kung hindi natin sinasadya, sinaplano yung paggawa ng pagsuway at kasalanan. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya, at ang sabi daw sa salita ng Panginoon, yung pagsisikap natin, huwag natin mapagbigyan yung gusto ng ating laman. Kaya nga sabi ng aklat ng Galatians chapter 5 verse 16 up to 23, sabi niya, lumakad tayo sa Espiritu at huwag natin gagawin at aalunan ang gusto ng ating laman. Sa ibang salita, magtigil. Yung ating pagkukontrol sa ating sarili, yung pagtitreno natin sa mga hindi makakabuti at hindi kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Yan yung kapangyarihan ng Panginoon. Kasi kayang kontrolin ng tao ang kanyang pita hanggat ang Espiritu Santo hindi nagpipenetrate sa kanya. Hindi mawawala ang karuwagan ng isang tao hanggat hindi pumapasok sa kanyang Espiritu Santo. Hindi mawawala ang kahinaan ng isang tao hanggat hindi siya napupuspos ng Espiritu Santo. Hindi tatatag at titibay ang isang tao makakatagal hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon sa physical na kamatayan ng isang tao kung hindi siya napupuspos ng Espiritu Santo. Kaya nga po, ang sinabi ni Paul sa Ephesians 5 verse 18, huwag tayong maglasing ng alak, kundi makapuspos tayo ng Espiritu Santo. Hindi lang ito literal na alak. Yung mga bagay na nakakasama sa atin, kasi pag yung lasing ng tao, mga kapatid, ano, wala na siya sa katinoan. Ano, nawawala na dun sa alay. Nawawala siya dun sa kalooban ng Panginoon. Lahat ang bagay na harmful, kaya nga may kasabihan, lahat ng sobra ay masama. Paano yan? Sasabihin ng isang tao, tanong, basta kung tayo ay araw at gabi na nag-aaral ng salita ng Diyos, baka masubrahan tayo ng salita ng Diyos, hindi pa rin po tayo masusubrahan. Ano po? Dahil kulang na kulang pa tayo sa salita ng Diyos. Hindi pa nga po natin, mga kapatid, nababasa ang New Testament. Ano? May mga tao siguro nakabasa na ng New Testament, pero hindi pa lahat ng sitas ng New Testament nababasa na natin. Lalo po ang Old Testament na madalang po itong magamit baka sa mga sermon at sa mga homily. Maliban na lang kung tayo po ay mayroon talagang regular na pagbabasa, na chronological, usunod-sunod yung ating pagbabasa from Genesis hanggang sa Revelation. Pero kahit mabasa natin yun, hindi lahat doon ay maiintindihan natin. Hindi lahat doon ay mauunawaan natin. At kung hindi natin lahat ay mauunawaan at maiintindihan, hindi lahat natin masusunod yun. Kaya, hindi pa rin tayo susubra. Ano, talagang kukulangin pa rin tayo. At ang utos ng Panginoon niya, mga kapatid, managana tayo sa aral. Managana tayo sa aral. Kasi, ang kailangan natin, makapanatili tayo sa katotohanan para yung Espiritu Santo, mga kapatid, ay makapanatili po sa atin. So makikita natin, mga kapatid, pag naandoon ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ay magdidevelop ng bunga sa atin. Alam natin yun. Ano po?
at hindi lang basta mag-develop, magbilang tayo magkakaroon ng bunga. Ano po, kundi mapapahinog pa ang bunga. Kasi may mga bunga kasi ganito, nagbulaklak pa lang, nahuhulog na. Ano po, may buko pa lang, nahuhulog na. Hindi talaga napapahinog. Ang gusto ng Panginoon, yung kasalita kasi mo, Panginoon, mapasakdal. Ano po, mapasakdal pa tayo. Kaya, yung nga mga kapatid, yung binatang mayaman, yung sabi niya, nagawa ko na po yan, mula po sa aking pagkabasa. Meron din na siyang katwiran, pero hindi pasakdal ang kanyang katwiran. Ano po, kaya nga sabi ng salita, sa ibang salita yun, hindi pa siya ang kaligtasan. Dahil ang sabi po ng 1 Peter sa chapter 4:17 hanggang 5 hanggang 9, sabi niya, kung dumating na ang pasimula sa paghukom sa bahay ng Diyos, kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at makasalanan ay sangkaya magsisiharap. So makikita natin yung pagiging sakdal, ito po mga kapatid yung assurance of salvation, yung katiyakan ng kaligtasan. At ito po ay mangyayari mga kapatid, ano, kung nasa atin ang Espiritu Santo, na yung ating mga buma ng Espiritu Santo, mga kapatid, ay mapapahilog, mamamaturize ito, mapapasakdan natin sa tulong ng ating Panginoon. Kaya mahalaga sa atin, mga kapatid, ano, yung tayo po ay mapasakdal. Ano po, yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Yung mapahilog pa yung ating mga bunga ng Espiritu Santo. At yun ang kailangan natin. Kaya kailangan tayong manatili sa salita ng Panginoon para yung Espiritu Santo ay manatili sa atin. Na siyang tutulong sa atin na mapahilog natin ang ating bunga ng Espiritu Santo. At kung tayo ay may bunga ng Espiritu Santo, hindi po manghihinayang ang Panginoon na magkalugsaan sa atin ang talento. Ano po? Kasi kung tayo, pinog na tayo sa ating individual, magagamit natin ng tama yung ating talento, yung ating kakayanan. Magagamit natin ito with good motive and right method. Ano po? At ang good motive, makatulong tayo sa kaluluwa ng tao. At yung method, yung paraan, dun sa method na ipinakita at dinimonstrate ang Panginoon sa Kristo. Yun po mga kapatid. Kaya pahalaga yung Espiritu Santo. Ano po? Kaya nga, doon sa Biblia, mga kapatid, makikita natin sa Mateo sa chapter 7, 21 up to 23, meron silang talento eh. Nangaral sila. At may matindi nga ang kanilang mga kaloob. Nagpalaya sila ng mga demonyo. Tapos, gumawa sila ng makapangyarihang gawa. Pero hindi nag-develop ang kanilang mga bunga ng Espiritu Santo. Hindi na Panginoon. Hindi sila naligtas. Kaya, mahalaga sa atin, mga kapatid, na matanggap talaga natin yung tulong ng kapangyarihan ng Diyos at yun yung Espiritu Santo na dapat ay makapanatili tayo sa paglakad natin sa Espiritu. Kasi kung tayo po ilalakad sa Espiritu, wala pong kautusan sa atin. Yan sinasabi ng verse 23, sa mga nagsisilakad sa Espiritu ay walang kautusan dahil ipinako na nila ang laman pati ang masamang pitan nito. Hindi na makapaghahari sa kanila ang kasalanan. Kasi mga kapatid, ano, yung Espiritu Santo ay naandun at siya po ang magdidevelop sa atin na magamit natin ang tama yung ating mga kaloob. Kasi diyan sa Philippians chapter 1 verses 5 up to following, may mga iba't ibang layunin ng paghahayag ng salita ng Diyos yan. Ano po? Pero ang sabi niya, mayroong gumagawa nito sa mabuting kalooban. Pagka yung mga kapatid na nun, na-maturize tayo, ibinig tayo ng Panginoon doon sa kanyang kalooban, hindi yung ating agenda, hindi yung ating plano, hindi yung ating kalooban ng kamustuhan, kundi yung kamustuhan ng Diyos. Doon natin matatanggap at mararanasan yung tulong ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, ano, kailangan huwag natin mapighati yung Espiritu Santo. Kailangan mga kapatid, makalakad tayo. Kaya nga mga kapatid, ano, sa panahon natin ngayon, ano, nagtatatak man si Satanas eh. At yung tatak na inilalagay ng diablo sa mga tao, yung opposite ng tatak ng Diyos eh. Ano po, yung opposite o kabaliktaran ng tatak ng Diyos. Alam natin mga kapatid, ano, yung Espiritu Santo, pag nasa atin yan, sabi ng salita ng Diyos, makakasamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Makakasamba tayo talaga ng totoo sa Diyos.
makakapaglingkod tayo ng totoo sa Diyos. Pero pag wala ang Espiritu Santo, makakasamba tayo sa mga disyosan. Doon sa lahat ng ating ginagawa, hindi ang Diyos ang may tataas natin. Pwede maitasarin yung ating sarili, pwede maitaas yung leader, pwede maitaas yung pangalan ng reliyon, yung samahan, pero hindi ang Diyos. Kaya nga, mga kapatid, ano, kailangan matanggap natin yung tulong na nagmumula po sa Panginoon. Dito nga sa Biblia, mga kapatid, ano, sabi ni Paul, when I am weak, then I am strong. 2 Corinthians sa chapter 2, sabi niya, kapag ako mahina, ako ay malakas. Dahil ano ang nagpapalakas sa kanya? Yung kapangyarihan ng Diyos. And no wonder kung bakit sinabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi natin magagawa yung makapanatili sa Panginoon. Hindi natin magagawa ng mga kapatid, ano, na makapagpagami tayo ng Diyos. Sa Diyos ang tuloy-tuloy na tama ang ating motibo sa tamang pamamaraan kung wala sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, I am with you always even to the end of the age. Hanggang sa kahuli-hulihan ng lupa, sabi ng Panginoon, pasamahan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo na si Kristo nasa langit. Hanggang sa mga kapatid ay bumaba. Yung kasi ang magkukonsert sa atin, ito ang magpapanatili sa atin na matatanggap natin yung tulong ng Panginoon. Even mga kapatid, ano, yung Espiritu Santo sa pangasa katawan natin, ipagaling tayo sa ating mga sakit at karamdaman. Ano sabi nga dun sa Roma sa chapter 8, eh, siya yung bumuhay sa ating katawan eh, na may kamatayan. Eh. Kaya yun po, napakahalaga mga kapatid, ano, yung kapangyarihan ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos, yung kanya pong Espiritu Santo. Doon sa Biblia, mga kapatid, ano, makikita natin ang term na ginagamit, ano, hindi siya banal na Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos ang term na ginamit. Ano po? Kay Daniel, ang term na ginamit ay malinag na Espiritu. Ang sinabi pa doon ay, ang Espiritu ng kataas-taasan ay sumasa kanya. Sa atin, yung banal na Espiritu, yung gabay natin sa katotohanan. Kaya yung pagpapaalala sa atin, yun yung tulong ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi ni Paul, doon sa kanyang salita, kami mahihina, pero mabubuhay kami kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos. So, rin niyo ang inyong sarili. Kaya sa atin nyo ang inyong sarili, hindi nyo ba nalalaman na kanina sa pananampalataya, maliban na kayo mga ipinakul na. Kasi mga wala na sa Panginoon, wala na pong Espiritu Santo yun. Kaya, manatili tayo mga kapatid na kapag Espiritu Santo, siya dapat yung maging tatak natin. Sa Bible, mababasa po natin sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 4 sa verse ganito ang sinasabi ni Paul sa tulad niya sa 1 Thessalonians chapter 4 sa verse 18. Sabi niya, kaya hindi po na nakapatid. Hindi po siya talon yan. Ang sabi dito sa kanyang salita ng mga kapatid, ano, doon sa Luke din, ang sabi dyan, siya yung Diyos na nagbigay sa atin ng Espiritu Santo. Sabi niya doon sa aklat na sinasabi ko, ang doon sa sinasabi niya, ang tumatanggi ay hindi tumatanggi sa tao, kundi sa Diyos na nagbigay ng kanyang Espiritu. Yun yung sinabi po ng Panginoon, mga kapatid. Siya yung nagbigay ng Espiritu Santo. Kaya, mga kapatid, ano, yung ang mahalaga sa atin, mga kapatid, ay mapakinabahan natin yung tatak ng ating kaligtasan. Yan yung tulong ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ano. Kung ating pag-aaralan, pagbabalik-aralan natin ang buhay ni Pedro. Ang buhay ni Pedro, ups and downs din. Ano po? Ang buhay ni Apostol Pedro, hindi lang si Apostol Pedro. Karamihan po ng mga alagad, si Santiago, si Juan din. Gusto nilang mas mataas sila kaysa sa mga alagad na kasama nila. Kaya nga po, lumapit po sila sa Panginoon at nakiusap kasama ng kanilang nanay na ang bawat isa sa kanila makaupo sa kanan yung isa sa kaliwa kasi mapagmalaki sila, mapagmataas sila. Ang gusto nila,
mas kakaiba sila, mas angat sila kaysa mga kasamahan nilang alagad. Alin niyo po ang mga kapatid, ito'y nangyari sa kanila dahil hindi pa sila talaga napuspos sa Espiritu Santo. Pero nakita natin na sila napuspos sa Espiritu Santo, yung kanilang spiritual life na unstable, ups and downs, mga kapatid, naging stable. Naging stable sila hanggang kamatayan. So makikita natin, mga kapatid, natanggap nila ang tulong ng Diyos. Yung sila po ay bibilanggo, hindi sila nagkukwit. Yung iba, yung pinapatay na, hindi pa sila nag-aatrasan, nagpapatuloy pa rin sila. Yun yung tulong ng Espiritu Santo, mga kapatid. Yun yung kapangyarihan ng Diyos na isusustain sa atin. Yung Espiritu Santo na isusustain sa atin, na kapangyarihan ng Panginoon para tayo makapagtuloy, makapagatili tayo sa Panginoon. Kung tayo man ay may ups and downs sa ating spiritual life, may tulong ang Panginoon. Kailangan lang natin tama ang response natin sa Kanyang salita. Tama ang response natin sa Kanyang salita. At kung tama ang response natin sa Kanyang salita, pwede itong padaluyin sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo. Pwede padaluyin ng Diyos ang Kanyang Espiritu Santo sa atin. Kaya po, mga kapatid, mahalaga sa atin po, mga kapatid, yung tulong ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Kahit makapangyarihan ang Panginoon, kung hindi natin tatanggapin ang Kanyang salita, kung ang Espiritu Santo ay nasa atin, tapos titigatiin natin, pupusungin natin, mga kapatid, hindi natin matatanggap yung tulong ng Panginoon, yung Kanyang kapangyarihan. Pero kung atin pong ibubukas, mga kapatid, na maluwang ang ating puso, ang ating kaisipan, yung kapangyarihan ng Panginoon, sabi ni Paul, hindi siya mahina sa atin, kundi napaka makapangyarihan niya. At dahil sa kalakasan na yun ng Panginoon, yung ating kaluluwang mahina pwedeng lumakas, yung ating kaluluwa na masasaktin pwedeng gumaling, yung ating kaluluwa na unstable ay pwedeng maging firm ito. Yun yung tulong ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya po, mga kapatid, sa Bible, naalala ko yung kasaysayan ni Elias, gusto na rin niyang mag-flip. Kasi nagdepende siya sa kanyang sarili. Nagdepende siya sa kanyang sariling katwiran. Kaya ang tingin niya sa kanyang sarili, he is not good enough na sabi niya, hindi ako mas matuwid kaysa sa aking mga ninuno. Para bang sinabi niya, kagaya ng ako ng mga Israelita na pumapatay sa mga propeta, dahil nang hina ang kanyang kaluluwa. Pero tumanggap siya ng tulong sa Panginoon. Mga kapatid, nung nakakain siya, nakapanglakbay siya ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa bundok ng Panginoon. At nung nakapanglakbay siya, doon niya narinig ang tinig ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, may tulong ang Panginoon ng kapangyarihan ng Diyos, pamumuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, yun po yung kailangan natin magawa. Kailangan makapamuhay tayo, makapagsusustain tayo, makakapagpanatili tayo sa Diyos hanggang dun sa kamatayan natin, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon sa magitan ng Kanyang kapangyarihan. Yubuko muna tayo at tayong manalangin para po mga kapatid, mag-break. Pagkatapos mamaya, ituloy po natin itong subject na ito. Yubuko muna tayo po manalangin. Salamat, Panginoon, na katapos kami ng aming first session, ng aming pong gawain. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at gabayan ng iyong kapangyarihan. Alam po namin, sapat yung tulong na ipagkakalo mo sa amin. Mabubuhay kami sa iyong kapangyarihan. Makakapagtuloy kami sa iyong pong kapangyarihan. Makakaabot kami doon sa finish line sa iyong pong kapangyarihan. Lord, buksan mo po ang aming kamalayan at makita namin yung importance, yung kahalagahan na mga salita mong aming napapag-aralan. Sa iyo po, Panginoon, yung aming pagpupuri, sa iyo po yung aming pagpapasalamat. Mag-break lang po kami, Panginoon, pero itutuloy po namin ito. Mangusap po kayo, Panginoon, sa paraan na gusto mo, sa mga aral na gusto mong ma-absorb ng aming kaluluwa, para po ito'y maging pagtaig at kagamotan sa aming pong kaluluwa. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Jesus na aming Panginoon. Kaya tayo pagsat. Amen. Okay po, mga kapatid, mag-start po tayo 1:30 mamaya. God bless us all po.
Okay.